Minsan, kung sino pa yung taong hindi natin inaasahan, ang siya pala nating mamahalin. Dahil sabi nga nila, love moves in mysterious ways. Tunghaya natin ang isang kwento ng isang mayamang businessman na nainlove sa kanyang personal bodyguard. Pero bago tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Sugatan at nanghihina na naglalakad sa ulanan si Camila. Unti-unti nang nagdidilim ang kanyang paningin habang binabaybay ang katuwiran ng karsada. May nakita siyang paparating na sasakyan, subalit wala na siyang lakas pa upang makahingi ng saklolo. Nang makalampas ito, ay bigla na siyang nawala ng malay. Sa kabilang banda, galing sa isang party dito sa Baguio si Tyler. Hindi pa sana siya uuwi, ngunit nakita niyang tila nagbabadya na ang paparating na ulan. Kaya naman, nagpaalam na siya sa kanyang mga kaibigan. Pagkasakay na pagkasakay niya ng kotse, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kahit na malakas ang ulan, ay pilit pa rin siyang nagmaneho. Sa may kahabaan ng karsada, ay halos atakihin sa puso si Tyler nang may makita siyang isang babae na tila duguan. Nagdadalawang isip pa siya kung tutulungan ang babae. Subalit kalat sa balita ngayon, ang mga modus na kunyari manghihingi ng tulong, subalit ang intensyon ng mga ito ay kidnapin ang taong tumulong. Kaya naman, nilampasan na lamang niya ang babae. Ngunit pagtingin niya sa side mirror ng sasakyan, ay bigla itong natumba. Kaya naman, dali-daling bumalik si Tyler at bumaba ng kotse. Nilapitan niya ang walang malay na babae at saka dali-daling binuhat at ipinasok sa kotse. Kaagad siyang nagmaneho patungo sa kanyang bahay. Nang makarating, ay agad niyang ipinag-utos sa mga kasambahay na palitan ng damit ang babae at tawagan ang kanyang personal na doktor na si Dr. Blake. At nang dumating si Dr. Blake at tingnan ang lagay ng babae, ay kumunot ang noo nito, kaya naman napatanong si Tyler. Bakit ganyan ang iyong tingin? Nakakapagtakang buhay pa ang babaeng ito sa tindi ng bugbog ng katawan na inabot nito. Kilala mo ba ito? Hindi. Hindi ko siya kilala. Nakita ko lang siya sa may karsada at nawala ng malay, kaya tinulungan ko na. Bukas ay tiyak na magigising na ito, kaya mag-iiwan ako ng gamot para sa pain reliever niya at para sa paggaling niya. Mag-iiwan rin ako ng panlinis sa mga sugat niya. Sa ngayon, ay bantayan muna natin ang kalagayan niya hanggang sa magising siya. Tumango naman si Tyler. Umalis na si Blake sapagkat may duty pa ito sa sarili nitong hospital. Umupo siya at pinagmasdan ang babae. Kanina'y hindi niya gaano napansin ang mukha nito dahil sa rumaragasang ulan. Ngayon ay malaya niyang napapagmasdan ang mukha nito. Noon lang din niya napagtanto kung gaano kaganda ang babae. Kahit tulog ito, ay napakaganda pa rin ito. Tila ba isang anghel na natutulog? Nagtataka lamang siya kung bakit ito sugatan ng makita niya. Habang pinagmamasdan ang babae, ay biglang tumunog ang cellphone niya. Nakita niyang tumatawag ang kanyang ama. Malapit nang dumating riyan sa Pilipinas ang mga tauhan ni Gustavo. Saglit na natigilan si Tyler. Magpapadala ako ng isang agent na magbabantay sa iyo at makakasama mo ito ng 24 hours araw-araw. Pero papa, madami naman akong tauhan. Hindi mo na kailangan pang magpadala ng isang agent, giit ni Tyler. Alam mo naman siguro kung gaano kalakas ang mga tauhan ni Gustavo, kaya huwag ka nang kumontra pa. Sarili mo lang din ang iniisip ko. Hindi na lamang siya gumigil pa sa kagustuhan ng kanyang ama. Alam niyang kapakanan lang rin niya ang iniisip nito. Nang maibaba ang telepono, ay pumasok na siya sa kanyang kwarto at natulog na. Bukas na lang niya kakausapin ang babaeng nasa bahay niya. Kinaumagahan, nagising si Camila sa isang di pamilyar na silid. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang katawan at bumangon. Ang tanong sa kanyang isipan ay nagkaroon ng kasagutan
nang biglang pumasok ang isang kasambahay na may dalang pagkain. "Gising na po pala kayo. Ipinagbibilin po ni Sir Tyler na pakainin raw kayo oras na magising kayo." Napakunot ang noo ni Camila. "Sinong Tyler? Maaari ko bang malaman kung sino ang sinasabi mong Sir Tyler?" "Siya po ang may-ari ng mansyong ito. Sige po, mauuna na po ako. Tumawag na lang po kayo sa akin kapag may kailangan kayo." Nagpaalam naman siya sa kasambahay. Habang tinitingnan ang pagkain, ay naalala niya ang nangyari kahapon. Umuwi siya sa Pilipinas dahil sa isang misyon. Sa Baguio siya dumiretso para sa isang party na isinagawa ng mga kaibigan niya rito. Nag-inuman sila at nagsaya. Nilubos-lubos na ni Camila ang pagkakataong ito sapagkat minsan lang mangyari ito. Isang beses sa tatlong taon lang siya kung umuwi rito. At ngayon ngay ipinadala siya ng kanilang organisasyon para sa misyong hindi pa niya alam kung ano. Ramdam ni Camila na lasing na siya. Tatawagan sana niya ang driver niya sa bahay upang puntahan siya dito sapagkat hindi na niya kaya mag-drive. Subalit na sa loob ng kanyang kotse ang cellphone niya. Kaya saglit siyang nagpaalam sa mga kaibigan niya upang tawagan si Mang Rene. Pagkalabas ay bubuksan na sana niya ang sasakyan nang may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang paligid. Hindi na niya kinuha ang cellphone at pasimple na lang na nagmasid sa paligid. Pumikit siya at nagbilang. Nang magmulat siya ay nalaman niyang may 20 katao ang nakabantay sa kanya at naghihintay na umatake. Sa looban lang ng 10 minuto ay kaya niyang patumbahin ang mga ito, subalit sa estado niyang ito ay tiyak na masasaktan siya sapagkat lasing siya at naliliyo na rin siya. Pasimple siyang naglakad pabalik sa loob ng club, subalit unti-unting naglalabasan ang mga lalaking nakaitim at sabay-sabay na umatake sa kanya. Kabi-kabi lang pagsuntok at sipa ang ginagawa niya. Natatakot siyang baka abutan siya ng mga kaibigan niya sa ganitong sitwasyon. Kaya naman, pinilit niyang makawala sa mga ito at mabilis na tumakbo kung saan malayo sa club na ito. Wala siyang ibang matakbuhan sapagkat malapit na ito sa isang bangin. Kaya naman, na-corner siya ng mga ito. Napupuruhan na siya ng mga ito at unti-unti na rin siyang napapagod. Hindi niya alam na hanggang dito pala ay susundan pa rin siya ng mga ito. Kaya naman, wala nang choice si Camila kundi gamitin ang katana na dala-dala niya. 5 katana ang dala niya at sakto ito sa natitirang 5 mga lalaki. Hindi niya ito nagamit kanina sapagkat alam niyang manghihina nga ang katawan niya, kaya may tsansang makuha siya ng mga ito kapag ginamit niya kaagad ito. Hindi rin siya gumamit ng baril sapagkat baka may makarinig at makakita sa lagay niya. Ihinagis niya ito sa mga ito isa-isa at pinuro niya ang puso ng mga ito. Napapagod na siya at malapit na mawala ng malay. Subalit nakita niya ang karsada, kaya naman nagkapag-asa siya. Nakita niyang may dumaang sasakyan, subalit wala na siyang lakas upang humingi ng tulong sapagkat tuluyan na rin siyang nawala ng malay. Napakuyom ang kamao ni Camila sa nangyaring iyon at naaalala niyang tiyak na hinahanap na siya ng mga kaibigan niya. Hindi siya maaaring magtagal rito sapagkat may misyon pa siyang dapat esikasuhin. Kaya naman, kahit masakit ang buong katawan niya, ay pinilit niyang makalabas ng hindi nakikita ng mga taga rito. Napaka-basic na gawain ang pagtakas ng di nalalaman para kay Camila, sapagkat isa ito sa pinag-aralan niya sa loob ng 10 taon. Pumara siya ng sasakyan at nagpahatid sa address ng bahay niya. Nang makarating ay nakita siya ng kanyang mga kasambahay at driver na sugatan, subalit walang reaksyon ang mga ito, sapagkat sanay na sila sa ganoong sitwasyon. Nakita niya rin na naroroon na ang kanyang kotse. Marahil ay tumawag rito ang mga kaibigan niya at marahil ay si Mang Rene ang kumuha nito. Nang makita ang cellphone niya ay nakita niyang halos 100 missed call ang mula sa kanyang mga kaibigan. Nag-iwan na lang siya ng mensahe at sinabing nakauwi na siya ng ligtas. Napakunot naman siya nang makita ang isang email. Napabuntong hininga siya sapagkat alam niyang ito na ang kanyang misyon. Nang buksan niya iyon ay nagulat siya.
sapagkat nakalagay rito ay maging isang personal bodyguard ng isang lalaking nagngangalang Tyler Walksbean. Napakunot naman ang noo ni Camila nang makita ang pangalang Tyler, sapagkat ito rin ang pangalang binanggit ng kasambahay kanina. Sa kabilang banda, nang makauwi si Tyler ay nalaman niyang umalis na ang babaeng tinulungan niya. Nagalit naman si Tyler sa narinig. Ayaw niya sa lahat ay yung hindi marunong tumanaw ng utang na loob. At dito na po nagtatapos ang ating unang kabanata. Bukas ay ating tunghayan ang pagkatao ng ating bidang sina Tyler at Camila at kung paano magkukrus ang kanilang landas. Atin pong tunghayan sa kabanatang ito ang katauhan ng ating mga bida. Ngayong araw, makikilala ni Tyler ang magiging personal bodyguard niya. Alas 12 na, subalit wala pa rin ito. Nangako si Tyler sa sarili na oras na makita niya ang lalaking ito ay gagawa rin niya agad ito ng suntok sapagkat ang ayaw niya sa lahat ay ang hindi marunong tumupad sa usapan. Si Tyler o Stephen Tyler Walksbean ay isang sikat na businessman sa buong mundo at pandalawa sa pinakamakapangyarihan at pinakamayaman sa loob ng organisasyon. Nagmamay-ari siya ng daan-daang hotel, mga mall at kung ano-ano pa. Magbanggit ka lang ng business at pihadong meron nito si Tyler. Maliban na lang sa mga illegal na droga, galit na galit si Tyler sa mga pumapatay ng tao at gumagawa ng anumang illegal na bagay. Sapagkat para sa kanya, ang sino mang gumawa ng illegal ay dapat nang binubura sa mundong ito. Si Tyler ang tipo ng taong hindi ngumingiti kahit na kanino, subalit may mabuti siyang puso lalo na sa mga kapuspalad. Si Tyler ay may seryosong aura na siyang dahilan kung bakit walang naglalakas ng loob na kumausap sa kanya ng basta-basta maliban sa kanyang ama. Ang kanyang ama ang dating nasa ranggo niya sa organisasyon. Subalit nang mag-retire na ito, ay siya na ang namamahala ng kanilang business. Sa murang edad ay hindi na niya naranasang lumaki gaya ng isang normal na bata na masayang nakakapaglaro at malaya sa buhay. Si Tyler ay lumaki na ang kasama ay ang butler nilang si Albert at ang anak nitong si Rustom. Matanda lang ito ng 3 taon sa kanya at ito na ngayon ang kanyang butler mula nang pumanaw ang ama nitong si Albert. Isa siya sa pinakamahalagang tao sa organisasyon, kaya naman kailangan niya ng mahigpit na seguridad laban sa mga nagtatangkang pumatay sa kanya. Hindi na bago ito kay Tyler. Kaya naman, nagtataka siya kung bakit kailangan pa ng kanyang ama na bigyan siya ng isang personal bodyguard kung kaya naman niyang protektahan ng mag-isa ang sarili niya. Malapit nang maubos ang pasensya ni Tyler sa hinihintay. Patayo na sana siya nang makitang may isang pamilyar na mukha ang nagbukas ng pintuan. Walang iba kundi ang babaeng iniligtas niya kagabi. Walang emosyong mababakal sa mukha nito. Si Carmine Elizabeth Kaliahan o mas kilala sa pangalang Camila ay isang secret agent na walang awang pumapas lang ng sino mang lumalabag sa batas. Dahil para sa kanya, ang mga taong gumagawa ng masama ay dapat nang paslangin upang hindi na lumago pa ang masamang hangarin nito. Walang may alam sa trabaho niya maliban sa organisasyon nila, magulang at kasambahay. Si Camila ang pinakakinatatakutang agent ng organisasyon. Sapagkat kahit gaano ka pa makapangyarihan ay kaya ka nitong paslangin nang wala pang 5 minuto. Kaya naman, matunog ang pangalan niya sa korap na politiko at mga gumagawa ng iligal sapagkat iniisa-isa niya ang mga taong ito. Trabaho ni Camila na lipulin lahat ng masasamang tao. Kaya naman, maraming tao ang gustong pumatay sa kanya. Gusto ng mga ito na mawala na si Camila upang hindi na manganib pa ang kanilang buhay. Si Camila ay ang tipo ng babaeng hindi lumaking mahilig sa mga manika. Lumaki siyang mahilig maglaro ng baril. Daig pa ni Camila ang isang lalaki kung makipaglaban.
At sa looban ng 10 taon, ay doon niya ginugol ang oras niya upang magsanay ng iba't ibang mga paraan ng pakikipaglaban at pagdepensa. Sa loob ng 10 taon, ay masasabi nang walang kayang tumalo rito. Ang 100 tao ay kaya niyang patumbahin nang wala pang 1 oras. Si Camila rin ang tipo ng babaeng hindi palaimik at laging walang emosyong mababaka sa mukha. At ngayon ngay nakatakdang makita niya si Tyler sa resto na sinabi nito sa kanya. Alas 10 na ng umaga nagising si Camila, kaya naman alam niyang di siya makakarating sa tamang oras, pero wala siyang pake. Nang makarating sa resto, ay agad niyang nakita si Tyler sapagkat ito lang naman ang tao rito. At mukhang nagulat pa ito nang makita siya. "You're late," bungad nito sa kanya. "Alam mo bang pinakaayaw ko sa lahat ay yung hindi marunong tumupad sa usapan at hindi marunong tumanaw ng utang na loob?" Kumunot ang noo ni Camila. Marahil ay ang nangyari noong nakaraang gabi ang tinutukoy nito. "Hindi," sagot naman niya sa tanong nito. "Pwes ngayon ay alam mo na, kaya maaari ka nang lumabas." "Hindi maaari, sapagkat misyon kong bantayan ka. At kapag pumalpak ako sa misyong ito, ay matatanggal ako sa organisasyon." "Pwes kung ayaw mo umalis ay ako ang aalis. Wala akong pakialam kung matanggal ka man," sabi ni Tyler sa katumayo at lumabas at tuluyan ang umalis. Namangha naman si Camila sa ginawa nito. Daig pa nito ang babaeng may dalaw. Mukhang kailangan pa niyang manuyo rito at pihadong kailangan niya ng mahabang pasensya. Umalis na rin siya saka sinundan si Tyler. Hunter X, ito ang organisasyong kinabibilangan ni Tyler at Camila. Ang sino mang nasa 5 pwesto ng Hunter X ay ang kinatatakutan ng lahat. Once na makabilang ka rito, ay titingalain ka ng lahat at katatakutan. Kapag napasali ka rito, ay kaya mo nang kontrolin ang lahat sa mundo. Kaya naman, madami ang naghahangad sa posisyong ito. At trabaho naman ng mga tulad ni na Camila ang pigilan ang mga taong may masamang intensyon sa benepisyo ng organisasyon. Sapagkat nais ng mga ito na mapabilang rito upang nakawin ang yaman ng mga maliit na bansa maging malalaking bansa hanggang sasakupin na nila ito at pamahalaan. At sa organisasyon ay may hanggang 100 ranggo na may miyembrong umaabot sa 1,000 at mahigit pa. Tanging makakapangyarihang tao sa mundo lang ang nakakasali rito. Kaya naman, pinapatay ng ibang mga kasapi rito ang kasali sa 100 pwesto upang makabilang sila. Kaya maraming miyembro ang nagsasama-sama upang patalsikin o paslangin ang mga ito. Kaya naman, mahigpit na seguridad ang kailangan ni Tyler. At ang nasa unang pwesto naman ay ang ama ni Camila na papalta niya sa oras na magretiro ito. Ano kayang mangyayari sa sunod na pagtatagpo ni na Tyler at Camila? Abangan sa susunod na kabanata. Atin pong tunghayan ang muling pagkikita ni na Tyler at Camila. Pagkalabas ni Tyler sa resto, ay kaagad siyang sinundan ni Camila. Nagulat siya nang malamang babae ang magiging personal bodyguard niya. Napatawa siya ng pagak. Baka nga ito pa ang bantayan niya. Hindi naman sa pagmamayabang, ay isa siyang mahusay pagdating sa larangan ng pakikipaglaban. Ano bang naiisip ng kaniyang ama at babae pa ang kinuha nito? At isa pa, ang babaeng ito ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob at hindi rin ito marunong tumapad sa usapan. Napaka-imposible yata na magkasundo sila kung ganito ang ugali nito. Paano rin siya mababantayan nito kung mas malakas pa yata siya kaysa rito? Bodyguard ba talaga niya ito o siya ang magiging bodyguard ng babaeng ito? Habang nagmumuni-muni, ay bigla siyang natumba sapagkat may walang hiyang nagtulak sa kanya. Pagtayo niya ay handa na sana siyang parusahan ang sino mang marahas na nagtulak sa kanya. Paglingon niya ay napanganga siya nang makitang nakikipagbarilan si Camila sa mga armadong lalaki. Tila isa itong eksperto sa paghawak ng baril at mukhang sanay itong makipaglaban. Bigla siyang nilingon ni Camila.
Tatanga ka na lang ba diyan? O baka naman gusto mong magtago para sana eh hindi ka masaktan ano? Singhal nito sa kanya. Ang kanyang paghanga sa babaeng ito ay biglang nawala at napalitan na ng inis. Talagang alam ng babaeng ito kung paano siya galitin. Sa halip na magtago ay kinuha na lang rin niya ang kanyang baril sa may tagiliran niya at tinulungan ito. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't ang sabi ko'y magtago ka? Anong palagay mo sa akin? Bata na basta-basta mo na lang uutusan? Sagot niya habang nakikipagbarilan na rin. Alam kong hindi ka na bata, kasi naman mas matanda ka pang tingnan sa tatay mo. Sa halip na sa kalaban itapat ang baril, ay kay Camila niya ito itinapat. Sabihin mo lang kung gusto mo pamubuhay, kasi kung ayaw mo na, tutulungan na kita. Isang kalabit lang nito sa bugyang ulo mo. Ngumisi na lang si Camila at patuloy na nakikipagbarilan. Nang makatapos, ay saka itinutok kay Tyler ang baril at kinalabit. Sa gulat ni Tyler ay napapikit siya. Akala niya ay katapusan na niya. Subalit nang magmulat siya ng mata, ay tawa ng tawa si Camila. May kalaban pala sa likodan niya at ito ang binaril ni Camila. Naglakad na palayo si Camila. At saan ka naman pupunta? Habol niya rito. Sa bahay mo, mag-e-empake. Sagot nito sa kanya. Ano? Bakit sa bahay ko? Doon ka na ba titira? Naguguluhan niyang tanong. Hindi. Ano ka naman sinuswerte? Talagang maswerte ka kung makakatira ka sa mansyon ko. Sapagkat hindi naman sa pagmamayabang, ay libong babae ang nagnanais na makatira sa mansyon ko. Huwag ka mag-alala. Tomboy ako, kaya wala akong pake. Naiwan namang nakatanga si Tyler. Talagang malapit nang maubos ang pasensya niya sa babaeng ito. Bakit ka ba pupunta sa bahay ko at mag-e-empake? Saan ka ba pupunta? Anong ako? Ikaw ang aalis sa bahay niyo. Ano? Bakit naman? Yung mga nakalaban natin kanina ay ilan lang sa tauhan ni Gustavo. Hindi makabubuti sa iyo ang manatili pa rito sa bagyo. Natunto na nila ang lokasyon mo, kaya madali na lang para sa kanila ang patayin ka. Kaya habang maaga pa, ay aalis na tayo. At saan naman tayo pupunta kung ganun? Sa bahay ko. May underground yun, at dun ka muna mananatili upang masiguro kong ligtas ka. Mamayang alas 5 ay luluwas na tayo. Hindi na nagsalita pa si Tyler at nagmaneho na lang pabalik sa mansyon niya at ipinahanda ang gamit niya. Nakita naman niyang nakatingin si Camila sa isa nilang family picture kung saan 4 na taong gulang pa lamang siya. At may kasama siya ritong isang batang babae na 3 taong gulang pa lamang. Nakita niyang nakatitig si Camila sa picture na yun. Maaari ko bang malaman kung sino ang nasa larawang ito? Nagtataka man, pero sinagot pa rin ni Tyler ang tanong nito. Ang nanay at tatay ko ito, ako naman ito, at ang batang babae namang ito ay ang matalik na kaibigan ko noong mga bata pa kami, si Alice. Pero hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon, sa tagal na rin kasi ng panahon mula nung umalis ito patungong Italy. Nakatingin lang si Camila sa picture. Para kasing pamilyar ang larawang ito. Hindi ko lang alam kung saan. Feeling mo naman, bakit? Si Alice ka ba? Mukha bang Alice ang pangalan ko? Sagot nito, sabay irap sa kanya. Tara na, baka gabihin tayo. Talagang gagabihin tayo. Sino ba naman kasing tanga ang luluwas ng alas 5 ng hapon? Ikaw? Sabi ni Camila at bago pa man siya makapagsalita ay naglakad na ito palabas. Konting-konti na lang ang pasensya niya sa babaeng ito. Sumakay na rin siya sa sasakyan at inintay na lang doon ang gamit niya. Naalala naman niya ang sinabi ni Camila kanina. Naririto na ang tauhan ni Gustavo. Parang kailan lang nung sabihin ng ama niya sa kanyang dadating na ito. Subalit hindi niya alam na ganito pala kaaga. Talagang desidido itong tanggalin siya sa kanyang ranggo. Dito talagang masusubukan ang galing ng abilidad ni Camila sa pagpuprotekta sa kanya. Kanina'y hindi naman siya binigo nito at masaya siya roon. Talaga nga lang nakakapikon ito.
Sa kabilang banda ay nakakaramdam ng pangamba si Camila para sa sarili. Oo, at magaling nga siya. Subalit si Gustavo ay hindi basta-bastang kalaban, sapagkat ito ang nasa ikatlong ranggo. Walang nakakaalam na siya ang papalit sa kanyang ama sa oras na magretiro ito maliban sa kanya. Dahil oras na matuklasan ito ni Gustavo, ay hindi lang si Tyler ang papatayin nito. Maging siya ay papatayin rin ito, at ipinapanalangin niyang huwag silang matuntun sa bahay niya upang masiguradong ligtas si Tyler. Dahil once na may mapa-assign na may babantayan siya, ay dapat handa siyang ibuwis ang kanyang buhay kapalit ang kaligtasan ng taong ito. At ito ngay si Tyler. Abangan ng iba pang mga kaganapan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Sa kabanatang ito, matutunghayan natin ang katauhan ng iba pang mga makakasama ng ating bida. Pagkarating nila sa bahay ni Camila, ay wala namang kakaiba rito. Akala ni Tyler ay isa itong malaki at high-tech na bahay. Ngunit isa lang itong ordinaryong bahay. Ang mga bahay na nasa village na ito ay naghuhumapaw sa laki at ganda. Mababakas mo rin ang karangyaan sa mga may-ari nito sa tingin pa lang ng bahay nila. Mahigpit rin ang seguridad dito sapagkat kamuntik na siyang hindi papasukin ng security guard dito. Kung security guard pa nga ba ang tawag doon, sapagkat daig pa nito ang isang miyembro ng militar. Papasok na sana sila nang may tumigil na mamahaling kotse sa tapat nila. At nang magbaba ito ng bintana, ay nakita niya ang isang lalaki. At tila kakilala ito ni Camila. Inutusan naman siya nitong mauna nang pumasok sa loob. Napakunot naman ang noo niya. Nobyo ba ito ni Camila? Agad naman niyang iwinaglit ang pumasok sa isipan. E ano naman kung nobyo ito ni Camila? Ano namang pakialam niya? Mabuti nga yun para rito. Para naman, mabawasan na ang pamimiko nito sa kanya. Nalungkot naman siya sa isipin baka hindi na siya nito kausapin pa ngayong naririto na ang nobyo nito. Nanlaki ang mata niya nang ma-realize kung ano ang naiisip niya. Halos 2 araw pa lang silang magkakilala nito, subalit kung ano-ano na ang naiisip niya. Dapat nga ay wala siyang pakialam dito, sapagkat hindi pa niya nakakalimutan ang ginawa nito sa kanya noong nakaraan. Nakita niyang masayang nakikipag-usap dito si Camila. Samantalang sa kanya ay tinututukan pa siya nito ng baril. Pumasok na lang siya at iniwan ang dalaga sa labas. Bahala sila sa buhay nila, ani ni Tyler sa kanyang isipan. Pagkapasok niya ay moderno ang disenyo ng loob ng bahay nito at malinis rin. Pero mas maganda pa rin ang bahay niya kaysa rito. Umupo siya at hinihintay na matapos ang pag-uusap ng dalawa sa labas. May 10 minuto na ang nakakalipas, subalit hindi pa rin pumapasok si Camila. At naiinip na si Tyler. Kaya naman, lumabas na siya para tawagin ito. Kung kanina'y masayang nag-uusap ang dalawa, ngayon naman ay tila seryoso na ang usapan ng mga ito. Muntik na akong mabulok sa loob ng bahay mo, tapos nandito ka pa rin at nakikipag-usap dyan. Baka naman may bala ka nang pumasok sa loob at pakainin ako. Kasi hindi pa tayo naghahapunan, baka nakakalimutan mo. Nakalimutan mo na rin yatang may kasama ka. Hinanaing ni Tyler kay Camila. Nakatingin lang sa kanya ang dalawa. Sino siya, Camila? Boyfriend mo? Tanong ng lalaki kay Camila at tila biglang nawala ang galit ni Tyler sa narinig. Ayos rin pala ang lalaking ito. Mukha ba akong mahilig sa unggoy? Sige na, Austin, mauuna na kami sa'yo at baka di mapaanak ang isang to. Tara na nga. Wika ni Camila sabay alis at pumasok na sa loob. Napatawa naman si Austin sa narinig. Si Tyler naman ay galit na galit sapagkat inuinsulto na naman siya ng babaeng iyon. Pag di ka tumigil ka, tatawa dyan, papasabugin ko yung bungo mo. Iyamot na wika ni Tyler kay Austin. Kaano-ano ka ba ni Camila? Ngayon ko lang nakitang nagsama ulit ng lalaki sa bahay si Camila maliban kay Vincent.
Napakunot naman ang noo ni Tyler. Sino naman si Vincent? Tyler walks in. At sino naman si Vincent? Tila nagulat naman si Austin sa narinig. Ibig sabihin ay ikaw si Walksbin na nasa ikalawang pwesto? At tungkol naman kay Vincent ay si Camila na lang ang tanungin mo. Baka magalit pa yun sa akin kapag sinabi ko sa iyo. Nagulat naman si Tyler sa sinabi nito. Anong alam mo sa organisasyon at bakit alam mo na ako ang nasa ikalawang ranggo? Austin Drake Morgan nga pala, tech guy ni Camila. Ako ang nagbibigay ng mga impormasyon kay Camila gamit lang ang computer ko. Ako rin ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng sino mang tao ang ipahanap mo sa akin. Kaya ko rin ihack ang lahat maliban na lang sa website ng Hunter X. Mahal ko pa ang buhay ko at napakahigpit ng security ng mga ito. Kaya tanging pangalan mo lang ang alam ko at di ko alam ang mukha mo. Kaya di kita nakilala agad. Paliwanag ni Austin. Kung ganun, ay alam mo kung saan man ako magpunta kung ipahanap man ako sa iyo ni Camila kahit wala akong dalang tracker? Tama ka dyan. Sige, mauna na ako sa iyo. Kung may gusto ka pang malaman maliban kay Vincent, ay pagsisikapan kong sagutin ang mga katanungan mo. Paalam ni Austin sa kanya. Kung ganun, ay di na siya mahihirapan pang alamin kung matutunton siya ni Gustavo. Pumasok na rin siya. Nakita niyang katatapos lang magluto ni Camila. Nakausap ko si Austin sa labas. Natigilan naman si Camila. Ano naman na pag-usapan niyo? Nabanggit niya sa akin na siya raw ang nagbibigay ng impormasyon sa iyo at lokasyon ng kalaban. Tama ka. Hindi lang si Austin ang kasama ko sa aking mga laban. Nandiyan rin si na Violet, Sean at Blake. Blake? Ang tinutukoy mo bang Blake ay ang aking personal na doktor? Tama ka. Si Violet at ang Task Apollo ang unang sumasabak sa laban. Ang Task Apollo ay isang samahan ng mga pinakamahuhusay na sandatahan dito sa mundo. Sila ang unang pumapasok sa lungga ng mga kalaban nang di nalalaman ng kalaban. Ganon kagaling ang grupo nila. Kahit gaano pa kahigpit ng seguridad ng base ng kalaban, ay kaya nilang pasukin yun ng walang kahirap-hirap. Si Austin naman ang nagbibigay sa aming lahat ng kilos at lokasyon ng kalaban. Sa gabay ni Austin, nakakapasok ng walang ingay si na Violet. Si Sean naman ang naka-assign sa lahat ng mga armas, mapabaril man, mga bomba, maging mga panlabang barko at eroplano. Siya ang gumagawa ng mga armas namin, kaya espesyal ito. Siya rin ang in-charge sa pagdi-disarm ng mga bomba upang di sumabog. At si Blake naman ang gumagamot sa kahit na sino man sa amin. Siya rin ang in-charge sa paglilinis ng mga bangkay sa labanan upang walang maiwang bakas. Namangha naman sa nalaman si Tyler. Akala niya ay basta lamang doktor si Blake. Ngunit nagkakamali siya. Huwag kang mag-alala sa kaligtasan mo sapagkat nandito kami upang protektahan ka. Halika, sasamahan kita sa basement. Sumunod naman siya. Pumasok sila sa isang secret door at nang magbukas ang pinto ng basement ay gulat na gulat si Tyler. Puro malalaking computer at puro iba't ibang uri ng mga baril ang naririto. Huwag ka mag-alala dahil sa oras na matunton ang lugar na ito ay may defense shield ang bahay ko at automatic na may lalabas na mga armas na makikipaglaban sa mga taong nasa labas gamit lang ang computer na ito. Control ng computer na ito ang lahat ng lugar sa bansang ito, maging sa ibang bansa. Nagagawa rin ito i-shutdown ng system ng anumang organisasyon. Kaya bago pa man magawa ni Gustavo na kunin ka rito, ay pinaglalamayan na siya sa mga oras na iyon. Paliwanag ni Camila sa kanya. Habang busy sa paghanga sa basement ni Camila, ay bigla siyang natagilan nang may sumagi sa isip niya. Bakit may ganitong uri ng kagamitan si Camila? Ang bagay na kahit nasa ikalawang ranggo siya sa organisasyon ay wala siya. Sino ba talaga si Camila? Ano ba talaga ang tunay na pagkatao nito? May inililihim ba ito sa kanya? Bakit ka meron ng lahat ng bagay na ito? Sino ka ba talaga? Natigilan si Camila sa tanong ni Tyler at hindi agad nakasagot dahil hindi niya inaasahan ang tanong ni Tyler sa oras na yun. Mal
Nalaman na kaya ni Tyler ang buong pagkataon ni Camila, gayong may ebidensya siyang pinanghahawakan na pinagtatakhan niya kung bakit meron nito si Camila, samantalang siya ay wala. Abangan bukas ang kasagutan. Minsan sa buhay, hindi talaga natin maiwasan ang magduda. Pero kahit ganun pa man, lagi pa rin nananalo ang katotohanan. Atin pong tunghayan ang 5th kabanata ng ating istorya. Bakit ka meron ng lahat ng bagay na ito? Sino ka ba talaga? Natigilan si Camila sa tanong ni Tyler at hindi agad nakasagot dahil hindi niya inaasahan ang tanong ni Tyler sa oras na yun. Regalo ito ng organisasyon sa akin dahil sa mga napagtagumpayan kong mga misyon. Palusot ni Camila at mukhang napaniwala naman niya si Tyler. Alam ni Tyler kung gaano makapangyarihan ang Hunter X, kaya hindi malabong kaya nilang ipagkaloob ito kay Camila. Iniwan niya si Tyler sa loob at bumalik na sa itaas at napaupo sa sofa. Nakakapagod ang nangyari sa araw na ito, pero sanay na si Camila. Kung sana'y wala siyang pinoprotektahan, ay napakadali na sana niyang mabura sa mundo si Gustavo. Hindi pa rin nawawala sa isipan ni Camila ang alaala na nangyari noong 3 gulang pa lamang siya. Ang pangyayari kung saan nawala sa buhay nilang mag-ama ang kaniyang ina at ang kuya niya. Isang gabi habang pauwi na silang mag-anak sa kanilang bahay, ay hinarang sila ng mga itim na van at pinaliguan ng bala ang kanilang sasakyan. Mabuti na lang at bulletproof ang sasakyan nila. Subalit napakaraming bala na ang tumatama sa sasakyan nila, dahilan upang unti-unti nang masira ang bubog nito. Maya-maya pa'y tumigil na ang pagpaputok ng mga baril. Nang tingnan niya ang kanyang ina at kuya, ay wala nang malay ang mga ito at duguan na rin. Umumutla si Camila sa nakita. Maya-maya pa'y may narinig silang paparating na sasakyan at biglang gumalaw ang sasakyan nila. Itinutulak na pala nito ang sasakyan nila patungo sa malalim na bangin hanggang sa tuluyan na silang nagpagulong-gulong sa loob. Iyon na lamang ang huli niyang naalala, sapagkat nakoma siya ng 3 taon at kalahati ng kanyang memorya ay naglaho. At tanging ang insidenteng yun lang ang naaalala niya. Hindi namamalaya ni Camila na pumapatak na pala ang luha niya. Ayaw niya sa lahat ay ang umiiyak siya, sapagkat hindi maaaring makita ng iba na mahina siya. At ang taong nasa likod sa pagpaslang sa kanyang ina at kuya ay walang iba kundi si Gustavo. Nasa 4th pa lang na ranggo ang ina niya noon. Ang kanyang ina ang kasali sa ranggong iyon, at si Gustavo naman ay nasa 5th. Kaya nais niyang alisin sa ranggo ang kanyang ina upang tumaas ang ranggo niya. At sa ganong paraan niya iyon ginawa. Ngunit nakaligtas sila ng kanyang ama, maliban sa kanyang ina at kuya. Subalit ang alam ni Gustavo ay tanging ang ama lang niya ang nakaligtas. Kaya hindi ito nagtagumpay sa balak nito, sapagkat ang kanyang ama ang pumalit sa posisyon ng kanyang ina. Walang nakakaalam na anak siya ni Philip Kaliahan. Ang kanyang pagkatao ay misteryo para sa iba, kaya ganun na lang ang galit niya kay Gustavo. Kailangang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ina at kuya. Kaya naman, pinasok niya ang trabaho bilang isang agent ng Hunter X. Sapagkat rito ay legal pumatay, sa tulong ng kanyang ama ay nagkaroon siya ng mga gamit kagaya ng nasa bahay niya. Ito ay dapat sa ama niya, subalit ipinasa na sa kanya sapagkat siya rin naman ang papalit sa posisyon nito balang araw. Dahil sa mga kaganapan sa kanyang buhay, ay nawalan ng oras si Camila para umibig pa sa isang lalaki. Para kay Camila, ay wala siyang oras pa para pag-aksayahan ang mga ganong bagay. Kaya naman, ganun na lang kailap si Camila sa lalaki. Para kay Camila, ang buhay niya ay isang gera. Pag sumuko siya, talo siya, sapagkat maraming nakasalalay sa mga palad niya. Maliban kina Austin, Sean at Blake, ay si Vincent lang ang lalaking kinakausap niya. Habang inaalala ang mga nangyari noon, ay may email na dumating sa kanya. Isa na namang misyon. Pumunta muna si Camila sa basement
upang sabihin kay Tyler na may aasikasuhin lang siya. Nang datnan niya ito, ay nakaharap ito sa laptop niya. Tumikhim siya upang kunin ang atensyon nito. Nag-angat naman ang tingin si Tyler. "Lalabas muna ako saglit. May mahalaga lang kaming pag-uusapan ni Austin." Tumango lang si Tyler bilang sagot. Mukhang busy ito. Habang nagbibihis ay naalala niya ang laman ng email. Kailangan niyang tapusin ang buhay ni Jaime Denver. Ito ay gumagawa ng mga illegal na bagay. Nanghuhuli ito ng mga babae, saka ibinebenta sa iba't ibang bansa. Talamak rin ang gawain nito sa pag-aangkat at pagbebenta ng illegal na droga dito sa Pilipinas. Hindi ito hulihin ng mga pulis sapagkat bayad niya ang mga ito, kaya tahimik lang ang mga opisyal ng gobyerno. Kaya siya ang naatasan upang patigilin na ito sa gawaing ito. Kumuha siya ng baril sa ilalim ng kama niya at inilagay sa likodan niya, saka kinuha ang isang lalagyan na naglalaman ng gagamitin niya sa pagpatay rito. Sumakay na siya sa kanyang Ducati at mabilis na nagmaneho patungo sa kasino na kinaroroonan ni Jaime. Sa halip na sa kasino siya pumunta ay sa katabing abandonadong building siya dumiretso. Inassemble muna niya ang gagamitin niyang baril at naghintay ng tamang oras at tamang anggulo. May 2 oras na naghihintay si Camila bago umayon sa kanyang plano ang pwesto ni Jaime. "Perfect timing," sabi ni Camila sa sarili. Nakahanda na sana niyang kalabitin ang gatilyo ng baril nang biglang nagkagulo sa loob ng kasino. May bumaril sa kinaroroonan ni Jaime, subalit hindi ito natamaan. Napatingin ang mga tauhan ni Jaime sa gawin niya. Agad niyang niligpit ang gamit niya saka tinawagan si Austin. "Austin, itrack mo ngayon ang lokasyon ko at hanapin mo sa CCTV ng katabi nitong kasino ang sunod na pupuntahan ni Jaime. Pumalpak ang plano ko. May bumaril sa gawin ni Jaime." "Okay, sige," sagot sa kanya ni Austin. Wala pang 1 minuto ay nagsalitang muli ito. Base sa GPS ng sasakyan ni Jaime, ay tatahakin ito ang shortcut sa likod ng abandonadong building na kinatatayuan mo ang daan palabas ng lugar na iyan. Hindi siya dadaan sa main road. "Sige, salamat." Agad namang sumakay si Camila sa kanyang Ducati at habang wala pa ang sasakyan ni Jaime, ay tinaniman kaagad niya ng bomba ang dadaanan nitong karsada, saka inon ang bomba. Once may dumaang sasakyan, ay kusang sasabog ito. Agad na umalis si Camila at nagtago at hinintay na dumaan ang sasakyan ni Jaime. Maya-maya pa ngay, dumating na ito at pagtapat sa bomba ay kaagad na sumabog ito. Siniguro muna niyang patay na si Jaime bago tinawagan si Blake. "Blake, may ipapalinis ako sa iyo. Hingin mo kay Austin ang lokasyon ko." Sabi niya sabay baba ng telepono. Alam na ni Blake ang gagawin. Siya naman ay nagmamadali nang bumalik sa bahay niya at naligo. Habang naliligo ay hindi pa rin niya makalimutan ang nangyari kanina. Sino ang taong bumaril sa gawin ni Jaime? Wala namang nabanggit sa email niya na may partner siya, kaya sino ang taong ito? Pagkatapos niya maligo at magbihis, ay nakita niyang wala roon si Tyler. Ngunit may iniwan itong sulat sa mesa. Magpapahangin lang raw muna ito sa labas. Dahil hindi mapakali, ay kaagad siyang pumunta sa bahay ni Austin. Kakatok pa sana siya nang magbukas na ang pintuan. "May CCTV nga pala sa pintuan nito. May papahanap ako sa iyo," bungad niya kay Austin. Nagtaka naman si Austin sa sinabi ni Camila. Nang makapasok siya sa loob ng bahay nito, ay dumaretso sila sa kwarto ni Austin sapagkat naroroon lahat ng kagamitan nito. "Sino ang gusto mong ipahanap sa akin?" tanong nito sa kanya. "Si Tyler. Umalis kasi ito at nag-iwan lang ng sulat na nagsasabing magpapahangin lang raw siya sa labas. Hindi tukoy ni Tyler ang lugar na ito. Baka sa katangahan nito ay bigla pa siyang makita ng tauhan ni Gustavo. At nga pala, gusto ko ring ipahanap sa iyo ang taong nasa building na yun. Dahil ang alam ko'y ako lang ang tao roon. At napipiho kong sa abandonadong building na rin yun nagmula ang taong yun." Agad namang kumilo si Austin at mabilis na nagtipa sa keyboard ng computer. Siya naman ay sumilip sa bintana nito upang tingnan kung dumating na ba si Tyler. "Camila, may kailangan kang malaman." Napalingon naman siya. "Ano yun?" "Ang taong nasa building na iyon at si Tyler ay iisa."
Nagulat naman si Camila. Ano? Ang taong abang nasa abandonadong building na iyon at si Tyler ay iisa? At kung iisa nga, ay bakit naman naroroon si Tyler? Abangan sa susunod na kabanata. Sa buhay, may pangyayaring minsan ay hindi natin inaasahan. Pero may dahilan kung bakit nangyayari ito. Maaaring isang babala o kaya naman ay isang aral. Atin pong tunghayan ang ika-anim na kabanata ng ating kwento. Nang makarating si Tyler ay nakita niyang nakaparada na sa labas ang sasakyan ni Camila. Naririto na marahil ang dalaga. Pagbukas niya ng pintuan ay nadatnan niyang nakaupo sa sofa si Camila at tila hinahantay siya. Nasobrahan kayata ng pagpapahangin sa labas, bungad nito sa kanya. Alam mo naman siguro kung gaano kadelikado ang sitwasyon mo ngayon. Pasensya, hindi na mauulit, wika ni Tyler. Isang mahabang katahimikan ang nanaig sa kanilang dalawa bago muling nagsalita si Camila. Nga pala, saan ka nagpahangin? Nagulat man ay hindi iyon ipinahalata ni Tyler. Diyan lang sa may labas. Sige, magpapahinga na ako. Wika ni Tyler sabay alis. Sinundan naman ni Camila ng tingin si Tyler. Kahit itim ang suot nitong damit, ay alam niyang may dugo si Tyler. Marahil ay natamaan ito kanina. Kaya naman, agad niyang tinawagan si Blake. Si Tyler naman ay dahan-dahang naghubad ng damit sapagkat hindi maaaring malaman ni Camila na may tama siya ng bala ng baril. Naalala naman niya ang nangyari kanina. Pagkaalis ni Camila sa basement, ay patuloy pa rin siya sa pag-iisip hanggang sa tumunog ang cellphone niya. May isang mensahe mula sa Hunter X. Nakasaad rito ang isang misyon kung saan may tao siyang kailangang paslangin. At ito ay nagngangalang Jaime. Nang makarating siya sa abandonadong building, ay naghihintay siya ng tamang tiyempo upang patayin si Jaime. Nakahanda na niyang kalabitin ang gatilyo ng baril nang biglang tumunog ang telepono niya. Dahil sa gulat, ay nakalabit niya ang baril, subalit hindi natamaan si Jaime. Nagkagulo na sa loob at napamura naman si Tyler sa kanyang sarili. Galit na kinuha niya ang kanyang telepono. Nakita niyang may mensahe galing sa isang unknown number. Ngunit hindi na niya iyon binasa pa, sapagkat ang atensyon niya ay nasa taong nasa kasinong iyon. Dali-dali siyang umalis upang hindi siya matunto ng tauhan ni Jaime. Agad siyang pumunta sa likodan ng abandonadong building at nakita niya ang isang babaeng tila nagtatago. Maya-maya ay may dumaang isang sasakyan at napag-alaman niyang kay Jaime yun. At walang ano-ano'y sumabog ang sasakyan nito. Nakita naman niya ang babae na may tinawagan saka umalis. Dahil sa dilim ng lugar na iyon, ay hindi na niya nakita pa ang daan na tinahak ng babae. Paalis na sana siya at pasakay na ng sasakyan nang biglang makaramdam siya ng kirot sa may tagiliran niya. At napagtanto niyang may tama siya ng baril. Mabilis na kumilos si Tyler at dahil sa lakas ng pakiramdam niya, ay kaagad niyang natagpuan ang kinaroroonan ng bumaril sa kanya. Saka naman niya binaril yun. Siya naman ay dali-daling umalis sa lugar na yun sapagkat may tama pa siya. Pagkarating niya sa bahay ay tinatanong siya ni Camila. Subalit hindi siya makasagot ng ayos sapagkat kumikirot na ang sugat niya. Kaya agad siyang nagpaalam rito. Tila isang espesyal na bala ang tumama sa kanya. Sapagkat pagkatanggal niya ng damit niya ay bigla na lang nagdilim ang paningin niya. Pagkarating na pagkarating ni Blake ay hinanap niya kaagad si Tyler kay Camila. Sinamahan naman siya nito sa basement. Sa loob ng basement ay may clinic rito. Iniwan muna ni Camila si Blake at doon isinagawa ni Blake ang operasyon kay Tyler. Nang matanggal ni Blake ang bala ng baril ay nagtaka siya kaya inilagay niya iyon sa isang lalagyan saka tuluyang ginamot si Tyler. Nang makatapos ay lumabas siya at kinausap si Camila. Sa tingin ko'y kailangan nating tawagan si Sean, wika ni Blake. Bakit? Anong meron? May problema ba? Tanong naman ni Camila. Isang kakaibang bala ang nakuha ko mula kay Tyler.
Mukhang may kinalaman ito kay Gustavo. Nagulat si Camila sa sinabi ni Blake, kaya agad niyang tinawagan si Sean. Nang makarating si Sean, ay tiningnan nito ang bala na tumama kay Tyler. Tama ka, Blake. Hindi ito isang bala lang. Isa itong GPS chip. At mukhangang sa tauhan ni Gustavo ito nang galing. Hindi naman natakot si Camila sapagkat nung kumain sila ni Tyler, ay may inilagay siyang maliit na device na kayang mag-off ng anumang GPS na mapapapunta kay Tyler. At sa pagkakataong ito, ay hindi muling nagtagumpay si Gustavo. Napaghandaan na ito ni Camila, sapagkat alam niyang hindi basta-basta si Gustavo. At kahit nasa sasakyan man ni Tyler na palagay ang GPS chip na iyon, ay hindi lalabas rito ang address ng lugar nila. Kundi, lalabas rito ang ibang lugar, kaya hindi sila basta-basta matutunto nito. 2 araw na mula ang insidenteng yun, subalit hindi pa rin nagigising si Tyler. Nag-aalala na si Camila. Habang nakamasid sa labas, ay biglang nagising si Tyler. Agad namang nilapitan ito ni Camila. Kamusta na ang iyong pakiramdam? May masakit pa ba sa iyo? Tanong niya kay Tyler. Maayos na ako. Ano nga palang nangyari? Bakit ako nagkaganito? Napaseryoso naman si Camila. Tyler, may kailangan ba akong malaman? Anong ibig mong sabihin? Saan mo nakuha ang tama ng baril sa katawan mo? Mukhang nagulat naman si Tyler. Huwag na huwag kang magkakamaling tumanggi, sapagkat alam ko na ang totoo. Gusto ko lang marinig ang paliwanag mo. Napabuntong hininga naman si Tyler at saka ikinuwento kay Camila ang pangyayari. Alam mo bang ang balang iyon ay hindi lamang basta ordinaryong bala? Isa iyong tracker. Pasalamat ka at naayos na namin ang problema. Dahil kung hindi, ay baka ngayon ay nakikipagbakbakan na tayo sa tauhan ni Gustavo. Hindi mo ba naiisip kung gaano mo inilagay sa kapahamakan ang buhay mo? Maging ang buhay namin nang dahil sa kapabayaan mo. Hindi ba't nasabihan na kita? Ligtas ka kung nasa pamamahay kita. Pero hindi ko masisiguro ang kaligtasan mo kung ikaw mismo ang naglalapit sa kapahamakan sa sarili mo. Litanya ni Camila kay Tyler. Patawad, hindi ko sinasadya. Hayaan mo at makikinig na ako sa lahat ng ipag-uutos mo. Wika naman ni Tyler. Lumabas na si Camila at tinawagan si Blake upang sabihin na gising na ito. Kumuha siya ng tubig upang pakalmahin ang sarili. Nakita niyang halos wala na palang laman ang kanyang ref. Kailangan ko munang mag-grocery. Wika ni Camila sa sarili. Hinintay muna niyang makarating si Blake upang may makasama si Tyler sa bahay. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa isang mall. Pagkarating niya ay sabilihan muna ng mga damit si Yadomeracho upang bilhan ng damit si Tyler. At saka pumunta sa supermarket. Kinuha niya lahat ang mga kailangan niya sa bahay, maging ang kailangan na rin ni Tyler. At pagkatapos ay nagbayad na siya. Paalis na sana siya nang tumawag si Blake. Nag-uusap sila ni Blake nang may biglang sumanggi kay Camila, dahilan upang mabitawan niya ang daladala niya. Nang lingunin niya ang nakabangga sa kanya, ay halos matumba si Camila sa kanyang kinatatayuan. Ang taong ito ay kamukhang kamukha ng kanyang kuya. Subalit matagal nang patay ang kanyang kuya. Nilingon lang siya ng lalaki saka umalis. Malakas ang kutob ni Camila na buhay ang kanyang kuya. Subalit paano? Kung buhay nga ito, ay maaaring buhay rin ang kanyang ina. Dali-dali niyang hinanap ang lalaki, subalit hindi na niya iyo natagpuan pa. Nilibot na niya ang buong mall, pati na rin ang parking lot, subalit wala pa rin talaga ang lalaki. Kailangan niyang makasigurado. At isang tao lang ang makakasagot sa lahat ng kanyang katanungan. Nagmamadaling bumalik sa bahay si Camila at kaagad na tinawagan ang kanyang ama. Pagkasagot na pagkasagot ng kanyang ama ay nagsalita na siya. Talaga bang patay na sila? Narinig naman niya sa kabilang linya na nagulat ito. May lihim bang itinatago ang kanyang ama? Naguguluhan siya. Posible nga bang buhay pa ang ina at kuya ni Camila? Abangan sa susunod na kabanata.
atin pong tunghayan ang 7th kabanata ng ating kwento. Ano bang pinagsasasabi mo, anak? Matagal na silang wala. Tsaka bakit mo nga pala natanong? Sabi ng ama ni Camila. Kanina lang, habang nasa mall ako, ay may nakabangga sa akin at kamukhang kamukha siya ni Kuya. Anak, huwag na nating paasahin ang sarili natin sa ganyang bagay. At kita mismo natin nung ibinurol sila, hindi ba? Kaya anak, hayaan na lang natin. Masaya na sila sa kinaroroonan nila. Wika ng ama ni Camila. Tama ito. Marahil ay kamukha lang ng kuya niya ang nakasalubong niya. Dahil siguro sa pagkasabik na muling makita ang kanyang kuya, kahit na imposible, ay napagkamala niya itong kapatid niya. Ibinaba na niya ang telepono at pumunta siya sa basement upang tingnan ang kondisyon ni Tyler. Pagbukas niya ng pinto ay naririto na rin si Sean at Austin. Marahil ay tinawag ang mga ito ni Blake. Si Violet ay nasa isang misyon sa Morocco. Camila, andyan ka na pala. Tinawagan kami nitong si Blake. Wika ni Austin. Walang problema. Wika naman niya. Pumasok si Camila sa kwarto niya at doon bumuhos ang kanyang luha. 13 taong nangungulila si Camila sa kanyang ina at kuya. Sa looban ng mga taong iyon, wala siyang ibang inisip kundi ang makapaghiganti sa taong may kagagawa noon. 3 taon siya nang mawala ang mga ito. At sa murang edad, sa halip na laruan ng hawak niya, ay hindi man lang niya naranasan iyon. Lumaki siyang walang gumagabay sa kanya. Ang kanyang ama ay laging busy sa organisasyon. Sa tuwing may problema siya, nagmumukmok lang siya sa pagkatwalang ina na magtatanong sa kanya kung ano ba ang problema niya. Walang ina na kumakamusta sa araw niya. At walang kuya na poprotekta sa kanya. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin siyang baka biglang mabuhay ang mga ito. Gusto maranasan ni Camila ang magkaroon ng isang masayang pamilya. Bagay na hindi niya naranasan. Ito ang dahilan kung bakit halos walang pakialam si Camila sa lahat. Akala ng iba, matapang siya. Oo, matapang nga siya sa pisikal na labanan, pero mahina siya pagdating sa emosyon. Ni hindi man lang naranasan ni Camila ang lahat ng bagay na masasaya. Kung maaari nga lang ibalik ang lahat sa dati, ay mas pipiliin pa niyang makasama na lang siya ng kanyang ina at kuya sa pagkawala ng mga ito. Nang sa gayon, ay hindi siya nangungulila ngayon. Mukhang hindi siya paborito ng tadhana. Ipinangako ni Camila sa sarili na ibibigay niya ang lahat-lahat sa magiging anak at pamilya niya ang mga bagay na hindi niya naranasan nung bata pa siya. Gusto niyang mamuhay bilang isang normal na tao na walang pinoproblemang mga kaaway. Hindi titigil si Camila hangga't hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkawala ng kanyang ina at kuya. Alam niyang darating ang araw na magkakasama silang muli, ngunit sa kabilang buhay nga lang. Tanging sa panaginip na lang niya, nararanasang sumaya, sapagkat kapag nagising siya, ay babalik na naman siya sa realidad na tanging sarili lang niya ang kakampi niya. Nakatulugan na ni Camila ang pag-iyak. Makalipas ang 2 linggo, ay naghahanda sila para sa isang birthday party na gaganapin sa Cebu. Birthday ngayon ni Blake at sa isang resort nito, naisipang mag-celebrate ng birthday niya. Limitadong bisita lang ang imbitado sapagkat alang-alang na rin sa kaligtasan nilang lahat, lalo pat nasa Pilipinas na ang tauhan ni Gustavo, kaya doble ingat sila. Mas mabuti na yung sigurado sila. Magaling na rin si Tyler. Inip na sa sala sina Tyler paghihintay kay Camila. Nuknukan ng tagal kumilos ang babaeng ito. Maya-maya pa ngay, nagbukas na ang pintuan nito. Hudyat na tapos na ito mag-ayos ng gamit. Buti naman at lumabas ka na. Akala namin nakidnap ka na dyan sa sobrang tagal mo. Ano pa bang ginawa mo at nagtagal ka ng sobra sa loob? Inis na tanong ni Tyler kay Camila. Buti na lang at may sarili siyang eroplano, kaya di na nila problema pa ang sasakyan nila. At sa Beach Hotel rin niya sa Cebu, gaganapin ang birthday ni Blake. Libre na niya ito kay Blake bilang regalo. Nahirapan kasi akong pumili ng swimsuit kaya ako nagtagal.
Minsan lang ako pumunta sa ganyang klase ng lugar kasi di ako pwede mag-beach sa Italy. Kaya lulubos-lubusin ko na habang naririto pa ako sa Pilipinas. Ano? Bakit kailangan mo pang mag-swimsuit? O ano namang masama ron? Tsaka beach ang pupuntahan natin. Anong inaasahan mong susuutin ko? Gown? Pilosopong sabi ni Camila kay Tyler, saka siya nilampasan ito at dumiretso na sa van na naghihintay sa labas. Iyamot namang sumunod si Tyler kay Camila. Sumakay na rin siya sa van at pumunta na sila sa airport kung saan pag-aari rin niya. Wala pang isang oras ay nakarating na sila sa Cebu. Kaagad silang dumiretso sa hotel na tutuluyan nila. Naka-exclusive ang resort niya sapagkat nakalaan talaga ito para sa kaarawan ni Blake. Para na rin masiguro ang kaligtasan nilang lahat. Tigigisa sila ng kwarto. Pinili niya ang kwarto na malapit kay Camila. Maya-maya pang hapon ang dating ng mga imbitadong bisita ni Blake. Pumasok muna sila sa kanika nilang kwarto upang magpahinga. Mamayang gabi pa ang ganap ng birthday ni Blake kapag nakumpleto sila. Pagsapit ng hapon ay nagsidatingan na nga ang mga bisita ni Blake. Abala sa paghahanda ang staff ng resort niya. Ang ibang bisita ni Blake ay kumukuha ng litrato at ang iba naman ay naliligo na sa dagat para raw sulit ang punta nila. Hinahanap niya si Camila sapagkat hindi pa niya ito nakikita pagkalabas niya ng kwarto niya. Wala naman ito sa kwarto nito. Tinanong niya ang mga naliligong sina Austin at Sean kung nakita ba si Camila, ngunit hindi raw. Baka raw magkasama ang dalawa ni Violet sa pagmamasid sa resort. Hindi na naman siya nag-alala pa. Marahil ay ginagawa lang nito ang duty nito bilang isang personal bodyguard niya. Pabalik na sana siya sa hotel nang biglang may tumawag sa kanya. Nang lingunin niya, ay nakita niya si Chloe. Agad naman siyang kinabaduhan dahil baka makita sila ni Camila. Pero agad niyang binura sa isipan niya yun. Ano naman nga palang pakialam nito sa kanya? Alam naman niyang kaya lang niya nakakasama ito ay dahil sa utos ng kanyang ama. Tyler, kamusta ka na? Ang tagal nating hindi nagkita. Wika ni Chloe na siya namang ikinaiyamot niya. E ano naman kung matagal na silang hindi nagkita? Wala naman siyang pakialam rito. Heto, ayos lang. Bakit ka nga pala narito? Tanong niya kay Chloe. Agad naman itong humawak sa kanyang braso at halos kilabutan si Tyler sa ginawa nito. Nakalimutan mo na ba? Pinsan ako ni Blake. Wika ni Chloe. Hindi niya iyon nakalimutan. Wala lang sadya siyang pakirito. Magpapaalam na sana siya rito nang biglang dumating sina Camila at Violet. At kita niyang napatingin si Camila sa kamay ni Chloe na nasa braso niya. Pasimple naman niyang inalis yun. Walang imik na bumalik sa hotel si Camila. Iyamot naman niyang binalingan si Chloe. Sige na Chloe, aalis na ako. Paalam ni Tyler kay Chloe at hindi na niya inantay na makapagsalita pa ito. Wala rin namang kwenta ang sasabihin nito. Sinundan niya si Camila. Naabutan naman niya itong papasok na sa loob ng kwarto nito. Camila, sandali. Pigil niya rito. Bakit? Anong kailangan mo? Baka hanapin ka ng babae mo. Naguguluhan naman si Tyler. Anong babae ko? Yung babaeng akala mo'y linta kung makadikit sa'yo. Agad naman niyang naunawaan ang sinabi nito. Si Chloe marahil ang tinutukoy nito. Ah, si Chloe ba? Pinsan siya ni Blake. Kinakamusta lang niya ako kasi matagal na rin kaming hindi nagkita. Wala akong pake kung sino man siya. Sige, papasok na ako sa loob. Wika ni Camila sabay sarado ng pinto. Naguguluhan naman si Tyler sa inakto ni Camila. Alam niyang galit ito sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung bakit. Naninibago siya rito. Mas gusto pa niyang pinipikon siya lagi nito kesa naman magalit ito sa kanya. Lumbay na pumasok siya sa kwarto niya. Hindi niya gustong magalit ito sa kanya. Pero wala naman siyang ginagawang masama. Wala rin siyang maalala na may sinabi siyang masama rito. Halos mabaliw na si Tyler sa kakaisip. Sa kabilang banda, pagkapasok ni Camila sa loob ay napasandal siya sa may pintuan. Napakabilis ng tibok ng puso niya. Kanina pagkatapos nilang i-check ang kaligtasan ng resort ay nakita niyang may kausap na babae si Tyler.
Tila nanikip ang dibdib niya at parang may nakabara sa lalamunan niya. Agad na nakaramdam ng galit si Camila sa di malamang dahilan. Hindi naman nakikipagtawanan si Tyler sa babae, ngunit naiinis pa rin siya. Lalo nang makitang nakahawak ang babae sa braso ni Tyler. Parang gusto niyang balian ang braso si Tyler sa mga oras na yun. Nang sa ganun, ay wala nang mahawakan pa ang babaeng ito. Pumasok na siya sa hotel upang magpahinga. Bubuksan na sana niya ang pintuan nang tawagin siya ni Tyler. Ayaw niyang kausapin si Tyler sapagkat naiiyamot siya rito. Kaya pumasok na siya sa loob. Hindi bobo si Camila para di malaman ang nararamdaman niya. Nagseselos siya. Pero bakit naman siya magseselos? Tanong ni Camila sa sarili. Para kay Camila, tanging ang mga taong nagmamahalan lang ang may karapatang magselos. Hindi naman sila magkasintahan ni Tyler, kaya bakit siya nakakaramdam ng ganun? Hindi kaya may gusto na siya kay Tyler? Napasinghap naman si Camila sa napagtanto. At dito na kaya mag-uumpisa ang tambalang Camila at Tyler? Abangan sa susunod na kabanata. Atin pong tunghayan ang ikawalong kabanata ng ating kwento. Nang sumapit ang dilim, ay nagsimula na nga ang party. Nakabihis lang sila ng formal na floral attire. Simple ngunit elegante ang tema ng mga dekorasyon sa paligid. Bagay na bagay sa personality ni Blake. Nakaharap si Camila sa salamin upang pagmasdan ang sarili. Nagkaroon bigla siya ng interes na mag-ayos. Hindi naman kasi niya alam na may darating na bisita si Blake na akala mo'y linta kung makadikit kay Tyler. At dahil hindi siya handa para sa araw na ito, ay nanghiram pa siya kay Violet ng damit. Buti na lang at may dala itong extra kaya napahiram siya nito. Bumagay naman sa kanya ang damit. Hindi naman kasi siya mahirap bagaya ng damit. Simple lang ang suot niya. Ayaw naman niyang masyadong magpahalata na mapasa kanya lang ang atensyon ni Tyler. Nagpapasalamat siya sa bruhang babaeng yun dahil kung hindi rito ay hindi niya malalaman na may pagtingin na pala siya kay Tyler. Pero sabi nga nila, the more you hate, the more you love. Pero mamamatay siyang hindi niya iyon sasabihin kay Tyler. Baka lalo lang yumabang ang lalaking yun. At saka, pagtingin pa lang naman, hindi naman niya mahal ito. Alam niya ang pinagkaiba ng pagtingin at pagmamahal. At sa sitwasyon niya, ay nasa level pa lang siya ng pagtingin. Masyado pang mabilis kapag agad siyang umibig rito. Unang beses siyang iibig kung sakali man, kaya gusto niyang nasa tama ang lahat. Hindi naman niya kailangang madaliin ang lahat. Lalo pat ni hindi niya alam kung parehas ba sila ng nararamdaman ni Tyler. Kinuha na niya ang tsinelas niya at lumabas na ng kwarto. Siya na lang ang natitira rito sapagkat kanina pang nasa labas ang mga kasamahan niya. At yun ang akala niya. Dahil paglabas niya ay siya rin namang paglabas ni Tyler at tila nagulat pa ito nang makita siya. Siya lang ba o talagang gwapo lang si Tyler sa kahit anumang suotin ito? Walang imik na naglakad siya. Hindi rin naman ito umiimik. Napatigil siya sa paglalakad nang may maalala. Naramdaman naman niyang napatigil rin sa paglalakad si Tyler. Agad siyang bumalik sa kwarto upang balikan ang nakalimutan niya, ang kanyang baril. At nang mahawakan niya ang kanyang baril ay may napagtanto siya. Kailan may hindi niya nakakalimutang dalhin ang kanyang baril saan man siya magpunta. Napaupo siya. Delikado ito. Baka dahil sa pagtingin niya kay Tyler ay mapabayaan niya ang kaligtasan nito. Lalo pat nakasalalay sa kanya ngayon ang kaligtasan ng binata. Kailangan niyang pigilan ang nararamdaman niya kay Tyler habang maaga pa. Hindi ito makakabuti para sa kanya. Sapagkat pagmamahal ang kahinaan niya. Lumabas siyang muli ng kwarto na mabigat ang damdamin. Minsan na nga lang siya nakaramdam ng ganito, hindi pa maaari.
maaaring mapalagay sa kapahamakan ang buhay nilang dalawa kapag ipinagpatuloy niya ito. Baka gamitin pa si Tyler upang makuha siya. Pagdating ni Camila ay saktong mag-uumpisa na kumain ng dinner. Pinili niya ang pwesto na malayo kay Tyler kasi baka hindi siya makakain ng ayos. At kailangan niya rin umiwas sa binata. Nasa pagkain lang ang atensyon ni Camila. Pero alam niyang may nakatingin sa kanya at di siya tanga para di malaman na si Tyler yun. Pagkatapos nila kumain ay nag-inuman na sila. Napakaraming alak ang nakahayin. Ngunit hindi maaaring magpakalasing ngayon si Camila sapagkat hindi siya nakakasiguro kung ligtas talaga sila sa mga oras na ito lalo pat malalim na ang gabi. Kumuha lang siya ng isang bote at pumunta siya sa isang tabi at doon uminom ng bahadya. Naramdaman niyang may umupo sa tabihan niya, si Violet. Parehas lang sila ni Violet. Ang kaibahan nga lang ay kasali siya sa ranggo ng organisasyon. Hasarin sa labanan si Violet. Pumasok ito sa organisasyon nang maambush ang mga magulang nito sa Hawaii. Alam kong may problema ka at alam kong si Tyler ito. Kapatid na ang turingan natin kaya huwag ka mahihiya magsabi sa akin. Handa akong makinig. Mula nang mapapasok ako sa organisasyon ay sa mga armas at bakbakan na naubos ang atensyon ko. Kaya itong nararamdaman ko ngayon ay bago sa akin, kaya natatakot ako. Ayaw kong balang araw ay gamitin nila si Tyler laban sa akin dahil baka manalo sila. Kaya gusto kong pigilan ito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Unang beses kong naramdaman ito at agad akong nabigo. Galing na ako dyan, kaya alam ko ang nararamdaman mo. Siguro na may alam mo ang nakaraan namin ni Austin. Halos ilang taon rin kaming nagmamahalan, subalit mas kailangan naming unahin ang aming obligasyon sa organisasyon. May sinumpaan tayo kaya hindi tayo maaaring tumiwalag rito. Kaya ang maiipayo ko sa iyo, Camila, ay hangga't pwede pang pigilan ay pigilan mo. Hindi tayo kagaya ng mga normal na tao na kapag umibig ay pwede na. Taliwas ito sa batas ng ating organisasyon. Sa ngayon ay mag-focus ka muna sa misyon mo. At kung talagang mahal mo si Tyler ay maghintay ka sa tamang panahon kung saan magiging malaya kayong magmahalan. Ang sakit na naranasan ko, Camila, sa amin ni Austin ay hindi biro. Halos masiraan ako ng bait nung mga panahong yun. Pero ngayon ay unti-unti nang humihilom ang lahat. Ngunit hindi pa rin nawawala. Pero mananatiling si Austin lang ang mamahalin ko hanggang sa huling hininga ng buhay ko. Nasasaktan si Camila para kay Violet. Hindi biro ang dinanas ng dalawang ito at saksi si Yaron. Kaya tama ang sinabi nito. Iisang batas ang sinusunod nila. Hindi ka maaaring umibig sa kapwa miyembro ng organisasyon. Sapagkat kamatayan ang ihahatol sa iyo kapag natuklasan ito ng kataas-taasan. Walang nakakakilala sa kaitaas-taasan kahit na sino mang miyembro ng organisasyon. Tanging sa email lang nila ito nakakausap. At ang alam niya ay napalitan na ang kataas-taasan ng isang babae. Kaya hanggat maaari ay pipigilan niya ang nararamdaman niya kay Tyler. Mahaba pa naman ang panahon. Maaari pa siyang umibig sa iba kung saan malaya siya. At sana pagdating ng panahong iyon ay wala na siyang nararamdaman pa kay Tyler. Salamat, Violet. Makakaasa kang susundin ko ang payo mo. Tumango lang naman si Violet. Pabalik na sana siya sa hotel nang biglang may humigit sa kanya. Handa na sana siyang kunin ang kanyang baril nang magsalita ito. Camila, ako ito, si Tyler. Tyler, ano bang ginagawa mo? Bumalik ka na ron at baka hanapin ka pa ni Blake at Chloe. Camila, kausapin mo naman ako ng ayos. Ayaw ko ng ganito tayo. Ayaw kong nagagalit ka sa akin, lalo pat hindi ko naman alam kung may nagawa akong mali. Ngunit sa pagkakaalam ko, ay wala naman. Kung may nagawa man ako, ay patawad. Hindi ko sinasadya. Camila, kung kailangan ko pang lumuhod, bumalik lang tayo sa dati, ay gagawin ko. Huwag lang tayo ganito. Tyler, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ako galit sa'yo at wala rin namang dahilan para magalit ako sa'yo.
kaya hindi kita maintindihan, Tyler, kung bakit ka nagkakaganyan. Mahal kita, Camila. Hindi ko alam kung kailan at paano nag-umpisa yon. Sa kaunting panahon na nagkakakilala pa lamang tayo, ay naramdaman ko na to sa'yo. Alam kong lagi tayong nagkakapikunan, pero deep inside, masaya ako dun. Sapagkat nagkakaroon ng dahilan para magkausap tayo. Hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko sa iyo, Camila. Mababaliw ako, kaya ayaw kong nagagalit ka sa akin. Kung dahil kay Chloe kaya ka nagagalit, ay huwag mong pakaisipin yun. Sapagkat wala akong pagtingin kay Chloe, at higit sa lahat, ikaw lang ang gusto ko. Camila, bumalik na tayo sa dati. Halos mabingi si Camila sa narinig niya. Mahal siya ni Tyler. Halos hindi pa mag-sink in lahat sa kanya. Pero alam niya kung ano ang nararapat niyang sabihin kay Tyler. Tyler, alam mo naman sigurong bawal. At isa mo lang akong personal bodyguard. Taliwas ito sa organisasyon. Kaya Tyler, hindi maaari ang nais mo. Wala akong pakialam sa organisasyon, Camila. Handa akong isuko ang ranggo ko alang-alang sa iyo kung yun ang dapat. Pero Camila, wag mo naman sanang sabihin na mali itong nararamdaman ko. Dahil kung pwede lang ito pigilan, ay matagal ko nang ginawa. Pero hindi ko kaya, Camila. Mababaliw ako. Pero Tyler, hindi na naituloy ni Camila ang sasabihin niya nang bigla siya nitong kinabig at hinalikan. At sa unang pagkakataong nahalikan si Camila, ay hindi na halos maintindihan niya kung ano ba ang dapat na mararamdaman niya. Pero isang bagay lang ang sigurado niya. Kung handa si Tyler na isuko ang ranggo nito, ay handa rin siyang isuko ang kanya. Dahil sa ngalan ng pag-ibig, ay handa silang isugal ang lahat kapalit man ito ay buhay nila. At nagsimula na nga ang tambalang Camila at Tyler. Ngunit hanggang saan nila kayang ipaglaban ang kanilang pag-iibigan? Abangan sa susunod na kabanata. Kapag nasira ang tiwala ng isang tao, mahirap na itong ibalik. Maibalik man ay hindi na kagaya ng dati. Kaya lagi nating iingatan ang mga lumalabas na salita sa ating bibig. Atin pong tunghayan ang 9 na kabanata ng ating kwento. Kinaumagahan, hindi pa gustong bumangon ni Camila dahil sa isang magandang panaginip. Sa panaginip ni Yay, nagpahayag raw sila ng pag-iibigan nila ni Tyler sa isa't isa. Napapangiti pa si Camila, hanggang sa naramdaman niyang gumagalaw ang higaan niya. Tila ba may katabi siya? Pero isinawalang bahala ni Camila yun, sapagkat gusto pa niyang matulog sa pagbabaka sakaling matuloy pa ang maganda niyang panaginip. Ngunit gumalaw na naman ang higaan niya. Iyamot na nagmulat ng mata si Camila. Tiningnan niya ang kama niya at napangiti. Nasa panaginip pa rin pala siya, sapagkat katabi niya sa higaan si Tyler. May naisip si Camila. Tutal ay isa lang naman itong panaginip, ay yayakapin na niya ng mahigpit ang binata. Nang sa ganun man lang ay maipadama niya rito kung gaano niya ito kamahal. Pikit matang din naman niya ang pagyakap kay Tyler. Niyakap rin naman siya ni Tyler. Napaka makatotohanan naman ng panaginip na ito, ani ni Camila sa sarili. Habang dinadama ang pagyakap kay Tyler, ay may narinig siyang katok sa pinto. Ayaw niyang maputol na naman ang panaginip niya nang dahil dito. Ngunit palakas na ng palakas ang katok na naririnig niya. Kaya naman, nagmulat na ng mga mata si Camila upang tingnan kung sino ang kumakatok. Inalis muna niya ang kamay ni Tyler na nakayakap sa kanya at pababa na sana ng kama nang may ma-realize. Inalis niya ang kamay ni Tyler, dahan-dahan siyang lumingon. Halos mahulog siya sa kama nang makitang naririto si Tyler. Paanong nangyari yun? Agad niyang tiningnan ang sarili kung may saplot pa ba siya. Meron naman, ganun din si Tyler. Patuloy pa rin sa pagkatok ang nasa labas. Kaya hindi niya alam kung ano ang uunahin. Natatakot siyang baka makita ng kung sino mang nasa labas si Tyler na nasa kwarto niya. Ginising niya si Tyler.
Ngunit napakatulog mantika nito. Napakahirap gisingin. Kaya naman, kinuha niya ang kumot at tinakluban ang natutulog na si Tyler. Inayos niya ang sarili sa katuluyang nagbukas ng pinto. At ang naririto ay walang iba kundi si Chloe. O ano namang kailangan mo at hindi ka tumitigil sa pagkatukriyan? Wika ni Camila kay Chloe. Nariyan ba si Tyler? Wala kasi sa kwarto niya. Sinabi ko kasi sa kanyang samahan ako mag-swimming ngayon. Kaya kung naririyan siya, ay ilabas mo na. Mukha ba akong hanapan ng nawawala? Oo, kaya kung ako sa'yo, ay ilabas mo na si Tyler. Eh di hanapin mo, bakit ako pang maghahanap? Tila napaniwala naman niya si Chloe. Irita namang umalis si Chloe. Pumasok na naman siya sa kwarto. Nadatna niyang gising na si Tyler. Sino yung kausap mo sa labas? O gising ka na palang hudyo ka, hinahanap ka ni Chloe. May usapan pala kayong sasamahan mo siya mag-swimming. Umalis ka na at baka mag-report pa yun sa pulis. Camila, ranggo ko nga sa organisasyon ay handa kong isuko para sa iyo upang wala nang hadlang sa atin. Kung gusto ni Chloe mag-swimming ay bahala siya. Kaya na niya iyon mag-isa. Hindi ko naman dala ang dagat. Napapailing lang si Camila. Pero bumalik ka na rin sa kwarto mo para makapag-ayos ka na. At mamaya ay kakain na tayo ng umagahan. Wala namang nagawa si Tyler kundi ang sumunod na lang. Pero bago ito umalis ay hinalikan muna siya nito. Pagkaalis ni Tyler ay masaya siyang nag-ayos ng sarili. Sapagkat tila nabunutan siya ng tinik nang magkalinawan sila ni Tyler sa kanilang nararamdaman. Lumabas na siya at umuna na kay Tyler sa pagbaba upang hindi sila mahalata ng mga kasamahan nila. Maya-maya naman ay dumating na rin si Tyler kasama si Blake. Habang kumakain sila ay napagkasunduan nilang maliligo sila bago umalis. Agad namang umalis si Chloe at kailangan pa raw niyang mag-ready. Alam naman ni Camila na magbibihis ito upang akitin si Tyler. Sa loob-loob ni Camila, kung talagang mahal siya ni Tyler ay kahit maghubad ito sa harapan niya ay hindi ito papansin ni Tyler. Kaya naman, nagpaalam na rin siya sa mga ito at sinabing kailangan muna niyang magpalit para sa swimming nila. Inip na sina Tyler sa mga babae dahil sa tagal ng mga ito. Kung alam ko lang na magtatagal ng ganito ang mga babaeng yun, itinulak ko na lang sana sila sa tubig nang sa ganun ay wala na silang magagawa pa kasi basa na ang damit nila. Wika ni Austin. Kanina pa nagpaalam ang mga ito, lalo na si Camila. May kalahating oras na silang naghihintay sa mga ito. Umuna nang maligo ang mga bisita ni Blake. Sila lang ang nagaantay sa tatlong babae. Maya-maya pa'y dumating na si Chloe. Nakasuot ito ng two-piece pero hindi man lang siya nabighani rito. Alam niyang pinagseselosan ito ni Camila. Hindi naman niya ito masisisi dahil halata naman nga na nilalandi na siya ni Chloe. Pero sinisiguro naman niyang tanging si Camila lang ang babae sa puso niya. At sa wakas ay dumating na rin sina Camila at Violet. Parehas na nakasuot ng two-piece ang mga ito. Pero tanging kay Camila lamang nakatuon ang kanyang atensyon. Proud na proud siya sa babaeng mahal niya, kaya hindi niya ito pagbabawalan sa anumang suotin ito. Gusto niyang maramdaman ni Camila na suportado niya ito sa anumang gawain nito. Kaya kahit sa simpleng pananamit nito ay hindi niya ito pinagbabawalan. Marunong naman kasi siyang bumaril kapag may nambasto sa babaeng mahal niya. At alam niyang alam naman ni Camila ang limitasyon niya. Kaya nga mahal na mahal niya ito. Nakita naman niyang seryosong nakatingin si Austin sa paparating na si Violet. Alam niyang hanggang ngayon ay mahal pa rin ng mga ito ang isa't isa. Kung may magagawa lang sana siya upang baguhin ang batas ng kanilang organisasyon, ngunit napakalabo niyon. Tanging ang kataas-taasan lang ang may karapatan dito. Inimbestigahan niya ang katauhan ni Austin at masasabi niyang isa talaga itong pwedeng pagkatiwala ang tao. Tanging si Camila lang ang hindi niya mahanapan ng impormasyon. Walang pangalang lumalabas sa computer niya kapag hinahanap niya ang mga impormasyon tungkol rito. Masayang nagliliguan sila. Si Chloe ay masamang nakatingin sa kanila. Hindi siya ang lalaking para rito. Kaya naman, hindi siya nag-aabalang bigyan ito ng atensyon sapagkat hindi niya gustong paasahin ang dalaga. Matapos mag-swimming ay agad silang nagbanlaw na
sapagkat ngayong araw na sila babalik ng Maynila. Nang makabalik sa Maynila ay namuhay ng parang normal na tao sina Camila at Tyler. Masayang masaya sila. Pareha sila ngayon lang nakaranas ng ganitong kasiyahan. Kapag sila lang ang tao sa bahay ay malaya silang nakakagalaw at hindi natatakot na baka may makatukla sa kanilang relasyon. Ngunit sabi nga nila, bilog ang mundo. Hindi laging masaya lang ang nangyayari sa buhay. Isang araw, humahangos na pumunta sa bahay ni Camila si Austin. "Austin, anong nangyari?" tanong ni Camila. Camila natuntuna ng tauhan ni Gustavo ang bahay ni Tyler sa Bagyo at kasalukuyang hinahalughog ng mga ito ang buong bahay. Kailangang mailigtas si Rustom at ang mga kasambahay roon. Agad namang nag-isip ng paraan si Camila. "Huwag mo na lang sasabihin kay Tyler ang nangyari. Baka sumama pa siya sa misyon nating ito. Delikado ang kaligtasan niya at baka makita siya ng mga tauhan ni Gustavo." "Oo, makakaasa ka. Ipahanda mo ang Task Apollo at abisuhan mo si Violet. Patayin lahat ng tauhan ni Gustavo, ngunit magtira ng isa. Susunod ako sa Bagyo. Sa ngayon ay sisiguraduhin ko munang wala makakatunton kay Tyler rito. At isa pa, lahat ng CCTV na nadaanan natin ay i-delete mo ang footage kung saan nakita si Tyler. Baka matunto nila rito si Tyler." Tumango naman si Austin at nagmamadaling umalis. Siya naman ay inactivate ang electric gate ng bahay niya at ang emergency armor ng kanyang bahay. Sa ganun ay aalis siyang panatag ang kalooban niya. Si Tyler ay nasa basement ngayon at umaattend ng isang meeting gamit ang laptop nito. Hindi pa nito alam ang nangyayari. Nagpaalam muna siya ritong may aasikasuhin lang. Alam naman ni Tyler ang ibig sabihin nito. Hindi niya lang alam na sa pagkakataong ito ay bahay at mga kasama niya sa bahay sa Bagyo ang nilulusob na. Agad niyang ipinahanda ang helicopter niya at siya na ang nagmaniobra nito. Nang makarating siya sa lugar kung saan naghihintay si na Austin, ay nakita nilang may 100 mahigit ang tauhang nasa labas. Bukod pa ang nasa loob, ito ay maliit pa lang na bilang ng tauhan ni Gustavo. Magbibigay na sana siya ng go signal nang may makita siyang lumabas na tao mula sa bahay ni Tyler at tila kinausap pa ang tauhan ni Gustavo. May iniabot pa itong mga papeles at gamit ang special na telescope ay nakita niyang mga dokumento ito ng ilang kumpanya ni Tyler. At ang taong ito ay walang iba kundi si Rustom, ang katiwala ni Tyler. Tinatraidor ba ni Rustom si Tyler? Tinatraidor nga ba ni Rustom si Tyler? Abangan sa susunod na kabanata. Atin pong tunghayan ang 10th kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Violet, palibutan nyo ang buong lugar. May mga tauhan pa sa loob. Huwag kayong magtitira ng taong nasa labas maliban kay Rustom. Kunin nyo sa loob ang mga kasambahay ni Tyler. Nasa secret base raw ang mga ito. Ibibigay ni Austin ang blueprint ng lugar. Utos ni Camila kay Violet. Agad namang kumilos si Violet maging ang Task Apollo. Tinawagan naman kaagad niya si Blake. "Blake, higit sa 200 tao ang naririto ngayon sa bahay ni Tyler, kaya kailangan mo ng marami-raming backup. Ipasarado mo ang buong exit dito sa Bagyo. Hindi maaaring makatakas ang isa sa mga ito." Wika ni Camila at saka ibinaba ang telepono. Lahat ng kasamahan niya ay busy sa paghahanda. Siya naman ay nakabantay kay Rustom at sa kilos nito. Hindi tanga si Camila para di malamang tinatraidor nito si Tyler. Ngunit hindi pa rin maaaring malaman ni Tyler ang tungkol rito. Iimbestigahan muna nila ang taong ito. Kailangang makasigurado sila bago sila magdesisyon kung anong gagawin kay Rustom. Alam niyang ito ang katiwala ni Tyler at para na rin kababata.
Camila, nakahanda na kaming lahat. Go signal mo na lang ang hinihintay namin. Rinig niyang sabi ni Violet mula sa earpiece. Hintayin lang natin makapasok sa loob si Rustom. Huwag niyong hahayaang may makakakilos na tauhan si Gustavo. Wala kayong ititira sa mga nasa labas na ito. Okay, masusunod. Wika naman ni Violet. Hinihintay naman nilang makapasok sa loob si Rustom. Saka nagbigay ng go signal si Camila. At muling nagpaputok ng baril ang mga ito. Violet, pasabugin niyo lahat ng sasakyan ng mga tauhan ni Gustavo, maging ang kay Rustom. Hindi dapat makaalis ang mga iyan. Okay Camila, nasa loob na kami ng bahay ni Tyler. Malapit na kami sa secret base ni Tyler. Mag-iingat kayo, kabisado ni Rustom ang bahay na iyan at pihadong ang secret base na iyan ang sunod niyang pupuntahan. Pagkasabi niyang iyon, ay nagkaroon na nga ng palitan ng putok ng baril mula sa loob. Violet, anong kalagayan nyo ngayon, Dian? Tama ka, Camila. Naririto ngayon si Rustom. May tama lang ako sa may braso ko, pero wala ito. Kaya na namin ito. Ako na ang bahala kay Rustom. Hindi na muling nagsalita pa si Camila. Malaki ang tiwala niya sa kakayanan ni Violet. Makalipas ang mahigit na 20 minutos, ay naglalabasa na ang mga kasambahay ni Tyler kasama ang Task Apollo. Ligtas ang mga ito. Kasunod nito'y si Rustom at ang may tamang si Violet. Kaya naman, tinawagan niya kaagad si Blake. Blake, may tama si Violet. Minor injury lang. Babalik na kami sa Maynila. Hindi na niya hinintay na magsalita pa si Blake at ibinaba na ang telepono. Isasama nila sa headquarter si Rustom. Kaya naman, kaagad silang bumalik sa Maynila. Pagkarating sa headquarter ay inilagay muna sa isang silid si Rustom. Gabi na at pihadong nag-aalala na sa kanya si Tyler. Kaya naman, si Sean lang ang naiwan dito sa headquarter. Siya naman ay umuwi na papunta sa kanyang bahay. Habang nagmamaneho, ay nag-iisip na siya kung ano ba ang kanyang sasabihing dahilan kay Tyler. Pagbukas niya ng pinto ay nasa may sofa na si Tyler at seryosong seryoso ang tingin. Ang paalam mo lang ay may aasikasuhin ka. Ngunit hating gabi na at ngayon ka lang dumating. Baka gusto mong ipaliwanag sa akin ang dahilan ng iyong pagtatagal sa labas, Camila. Nagdadalawang isip si Camila kung sasabihin ba kay Tyler ang nangyari. Pero sa huli, mas pinili niyang manahimik na lang. Gaya nga ng sinabi ko sa iyo ay may inasikaso ako. Patawad kung natagalan ka sa akin, hindi ko sinasadya. Hinging paumanhin ni Camila. Camila, alam kong may itinatago ka sa akin. Hindi ako tanga para hindi malaman yun. Naisip ni Camila ang sinabi ni Tyler. Ito na may malalaman at malalaman din ng binata. Kaya wala naman sigurong masama kung sasabihin na niya. Tyler, natuklasan na ni Gustavo ang bahay mo. At may hinuha akong si Rustom ay nagtataksil sa iyo. Hawak na namin si Rustom at amin pang iimbestigahan. Mula nung umalis ako sa bahay ko, ay minomonitor ko na ang kilos ng mga tauhan ko. Lalong-lalo na si Rustom, at buti na lang ay naisip kong gawin yun. Kilala bilang magaling magmanipula ng tao si Gustavo, at napag-isipan ko ng paano nga kung dumating ang araw na matunto nila ang bahay ko. Camila, palabas lang ang nangyaring paglusob sa bahay ko. Pero tunay na hinahalughog ang bahay ko dahil sa mga dokumentong hinahanap nila na gagamitin upang pabagsakin lahat ng kumpanya ko. Pero hindi nila ako mauutakan. Ang mga dokumentong nasa bahay ko ay pekeng lahat. At ang mga legal na dokumento, kailan may hindi nila matutuntun. Napapangiti siya sa talinong mayroon si Tyler. Hindi ito maiisahan. Ngunit Tyler, paano si Rustom? Kaya kong iwan na sa iyo ang pag-iimbestiga kay Rustom. Sapagkat ikaw ang nangangailangan mismo ng kasagutan. Hindi tanggap ni Rustom na hanggang katiwala ko lamang siya. Gusto niya ring makapasok sa organisasyon. Hindi kagaya ng ama ni Rustom, si Rustom. Kailan may hindi binalak ng ama ni Rustom na higitan ng aking ama. Anong balak mo sa kanya? Kapag hindi niya inamin ang tunay na dahilan niya'y wala akong magagawa kundi ang titilin na ang buhay niya. Alam mo Camila ang patakaran sa organisasyon. Patayin ang lahat ng nagtataksil. Kaya mo bang gawin yun kay Rustom? Mahirap pero kailangan. Hindi ko nga lang inaasahan ang pagkakataong ito.
matagal ko nang alam ang balak ni Rustom. Ang hindi ko alam ay kaya niyang ibenta ang buhay ko kay Gustavo. Bagay na hindi ko inaasahan sa taong halos itinuturing ko ng kapatid. Pero wala akong magagawa. Siya ang pumili ng desisyong iyan. Alam niya ang kahihinatnan ng kanyang ginawa. Kaya alam kong may magandang dahilan ang ginawa ni Rustom. Kung ano man ang desisyon mo, ay suportado kita. Alam kong nasasaktan ka ngayon at nandito lang ako upang ibsan ang sakit na nararamdaman mo. Hindi ko man kayang baguhin ang lahat, pero kaya kong iparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa. Kung gaano mo ako suportahan, ay ganun din ako sa iyo. Sa buhay nating ito, ngayon ay tayo ang magkakampi. Salamat Camila. Ang taong lagi kong tinatakbuhan ay ako'y iniwanan, kaya wala na akong ibang malalapitan. Kaya salamat sa iyo, Camila. Ang makilala kay isang blessing sa akin. Niyakap nila ang isa't isa at ipinaramdam na kahit na anumang mangyari ay palagi silang magdadamayan. Sa pag-iibigang ito ay buhay nila ang nakataya. Hindi pa tapos ang laban. At naghahanda sila para sa labang alam nilang masusubukan ang tibay ng loob at pagmamahala nila sa isa't isa. Habang magkayakapan sila, ay biglang natumba si Camila na siyang ikinagulat ni Tyler. Nakita niya ang tila maliit na karayom na nakatusok sa likod ni Camila. Hindi naging taranta si Tyler sapagkat wala itong magandang maiidulot sa kanya. Tinawagan niya si Blake. Blake, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan ka din ni Camila ngayon. Baka lason ang tumama kay Camila. Ibinaba na niya ang telepono at nilapitan ang walang malay na si Camila. Kahit halos panghinaan ng loob si Tyler, ay pinilit niyang maging malakas. Sapagkat sa oras na ito, ay kailangan siya ni Camila. Maya-maya naman, ay dumating na si Blake. Dalhin mo siya sa basement. May hinuha akong may espiyang nakabantay sa kanila kanina sa bagyo. Kailangang malinis ang loob ng katawan ni Camila kung lason man yan. Agad namang sinunod ni Tyler ang ipinag-uutos ni Blake. Nang maihiga si Camila, ay nakita niyang may peklat ito sa may bandang likuran. Isang palatandaan ni Tyler sa batang si Alice. Iniwan muna niya sa pangangalaga ni Blake si Camila. Ang tanging magagawa lang niya sa oras na ito ay ang ipagdasal na ligtas si Camila. At habang nagdadasal, ay naalala niya ang peklat ni Camila. Si Camila ba at si Alice ay iisa? Kung sila ay iisa, bakit hindi siya nito kilala? Kailangan niya ng kasagutan sa tanong niya, sapagkat hindi siya matatahimik. Iisa nga lang ba sina Camila at Elise? Abangan sa susunod na kabanata. Atin pong tunghayan ang 11th kabanata ng ating kwento. Makalipas ang isang linggo, ay maayos nang muli ang pakiramdam ni Camila. Lason nga ang tumama rito, at buti na lang ay isang magaling na doktor si Blake, kaya naagapang agad ito. Ngayon ay nasa headquarters si na Camila. Nag-eensayo ngayon ang lahat ng tauhan niya. Hindi nila alam kung kailan kikilos si Gustavo, kaya naghahanda na sila. Kung bigla mang dumating ito nang walang abiso, ay handa sila. Ngayong araw rin nila, makakausap si Rustom. Binigyan nila ito ng mahabang panahon upang makapag-isip-isip. Nakatingin sa malayo si Tyler. Siya ang kakausap rito habang sila ay maghihintay sa labas at pakikinggan at babantayan ang magiging usapan ng mga ito. At dumating na nga ang oras ng paghaharap ni na Tyler at Rustom. Pumasok na sa loob si Tyler. Walang nagsalita agad sa mga ito. Rustom, alam kong matalino kang tao at alam kong may dahilan ang lahat ng ito kaya mo ito ginawa. Wika ni Tyler kay Rustom. Hindi naman nagsasalita si Rustom, nakayuko lang ito. Muli namang nagsalita si Tyler. Rustom, nakikiusap ako sa iyo. Kung itinuring mo akong kaibigan, ay sabihin mo sa akin ang iyong dahilan. Isang linggo kong iniisip kung saan ako nagkulang sa iyo. Hindi man ako naging perpektong kaibigan, pero kahit kailan may hindi kita nagawang pagtaksilan at traidorin. Hindi mo alam ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Ikaw ang bukod-tangi kong kaibigan,
magkasama tayong lumaki. Pero bakit ganito? Bakit tila hindi mo man lang naisip ang lahat ng iyon? Bakit mo nagawa ang lahat ng ito? Nakatungo pa rin si Rustom pagkatapos magsalita ni Tyler. Kung hindi ka magsasalita, ay aalis na ako. Sinasayang mo lang ang oras ko. Paalis na sana si Tyler nang magsalita si Rustom. Dahil natuklasan kong iisa lamang ang ating ina. Napatawa ng pagak si Tyler. Hindi iisa ang ating ina. Kambal sila. Kung iniisip mo na magkapatid tayo, ay nagkakamali ka. Magpinsan tayo. Sana nagsaliksik ka muna ng maayos bago mo ginawa ang bagay na iyon. Nang dahil sa iyong maling akala ay itinaya mo ang kaligtasan ko. Hindi ko akalain ganyan kakababaw. Wika ni Tyler at saka umalis na. Hindi naman sinundan ni Camila si Tyler, sapagkat alam niyang kailangan muna nitong mapag-isa. Bumalik siya sa loob kung saan nag-eensayo ang kanyang mga tauhan. Sina Austin at Blake ay busy rin. Si Sean naman ay gumagawa ng iba't ibang mga armas na maaaring magpadali sa laban nila. Si Violet naman ay nasa iba't ibang bansa kasama ang Task Apollo upang pagsanayin ang mga tauhan niya nasa ibang mga bansa. At dito nga ay halos 1,000 tauhan niya ang abala sa pagpapalakas. Alam niyang darating ang araw na makikipagtunggali ang kampo ni Gustavo sa kanila, sapagkat nais ni Gustavong mawala sila sa landas niya upang maging madali na para sa kanya ang makarating sa unang ranggo. Bagay na hindi niya papayagan, sapagkat gagamitin lang nito ito sa kasamaan. Sa organisasyon ay dalawa lang ang tinatatakutan ni Gustavo, ang grupo niya at ang kataas-taasan. Kaya kailangan ring walang makaalam sa relasyon nila ni Tyler, sapagkat baka gamitin ito ni Gustavo laban sa kanila. Kailan may hindi naging pata si Gustavo sa labanan. Si Tyler ang sunod na punteriya ni Gustavo sapagkat ito ang nasa 2nd ranggo at alam ni Gustavo na nasa pangangalaga niya si Tyler. Natawagan na niya ang kampo ni Tyler. Nag-eensayo na rin ang mga ito. Maraming sasakyang pandigma si Tyler, kaya pagsasamahin nila ang kanilang kampo. Alas 4 na at kailangan ng umuwi ni Camila sa bahay. Nag-aalala na siya kay Tyler. Kaya naman, nagpaalam na siya sa kanyang mga kasamahan. Si Rustom ay mananatili pa rin roon. Sa ibang araw na lang niya ito kakausapin, sapagkat alam niyang nagulat ito sa nalaman niya. Bago siya dumiretso sa bahay, ay tumigil muna siya sa isang drugstore upang bumili ng gamot. Alam niyang nagiinom si Tyler at tiyak nakakailanganin nito ang gamot bukas. At pagkatapos ay dumiretso na siya sa bahay. Tama nga siya, nagiinom nga ito. Nagkalat ang mga bote ng alak. Nagbihis muna siya, saka nilapitan ang lasing na si Tyler. Tyler, tama na yan. Masyado ka nang maraming nainom. Bakit ganun, Camila? Sa paglaki ko ay 3 tao lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ang aking ama, ang ama ni Rustom at si Rustom. Pero bakit nagawa sa akin ni Rustom ito? Nang dahil sa kanyang maling akala ay nagawa niyang itaya ang buhay ko. Masakit para sa akin, Camila, ang nangyaring ito. Buong buhay ko, itinuring ko siyang kapatid. Kaya hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa kanya. Tyler, nadala lang siya ng emosyon. Hayaan mo at darating ang araw na magkakaayos ulit kayo ni Rustom. Sa ngayon ay kailangan tayo ng organisasyon, Tyler. May pinaghahandaan tayong laban, kaya dapat lang na isang tabi muna natin ang ating problema, gaya ng iba nating mga kasamahan. Lagi mong tatandaan, Tyler, na may dahilan ang lahat kung bakit nangyari ito. Sa ngayon ay umakyat na tayo sa taas nang makapagpalit ka na at makatulog ka na. Anyaya niya rito. Halos makatulog na si Tyler sa lamesa, kaya naman inakay na niya ito. At hindi inaasahan ni Camilang saksakan pala ng bigat ang walang hiyang ito. Kung wala lang problema si Tyler, ay baka nasa bunutan na niya ito habang naglalakad. Nang makarating sa kwarto, ay agad niyang inihiga ito. Siya naman ay bumalik sa baba upang kumuha ng pamunas kay Tyler. Umakyat na ulit siya upang kumuha ng pampalit na damit ni Tyler. At saka lumapit kay Tyler. Habang pinupunasan niya ito,
ay kita ni Camila ang pagod sa mukha ni Tyler. Marahil ay palagi nitong dinidibdib ang problema at di ito sanay na magkwento sa iba. Gaya niya ay pareha silang matapang pagdating sa pakikipaglaban, pero mahina sila sa emosyon. Ang pagkakaiba nila ay may taong nasasabihan si Tyler, ngunit nagtraidor ito sa kanya. Samantalang siya ay wala siyang nasasabihan na kahit na sino. Habang pinupunasan niya si Tyler, ay walang ano-anong hinila siya nito at biglang hinalikan. Nalalasahan pa niya ang alak sa bibig nito. Tumigil sa paghalik si Tyler sa kanya at ibinulong nito sa kanya kung gaano siya nito kamahal at saka siya hinalikang muli. Sa pagkakataong ito ay nagpaubaya na si Camila. Hindi niya alam kung mangyayari pa ba ito pagkatapos ng kanilang laban kay Gustavo. Sapagkat may tsansang maaari siyang bawian ng buhay sa gitna ng pakikipaglaban rito. Kaya hanggat may panahon siya ay susulitin na niya ito. Ang paghahalikan ni Camila ay nauwi sa isang pag-iisa ng kanilang mga katawan. Isinuko ni Camila ang sarili sa taong mahal niya at wala siyang pinagsisihan roon. At doon, isa lang ang napatunayan ni Camila. Gagawin niya ang lahat para sa kanilang dalawa ni Tyler. Kinaumagahan ay naunang nagising si Tyler. Masakit ang ulo ni Tyler. Marahil ay gawa ito ng alak. Naparami ang kaniyang nainom kagabi dahil sa bigat ng kalooban niya. Pagtingin niya sa katabi ay naririto si Camila. Pareha silang walang saplot. Lasing lang si Tyler pero malinaw sa utak niya kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa ni Camila. Niyakap niya ito upang iparamdam dito na hindi niya iiwan si Camila anuman ang mangyari. Sapagkat si Camila lang ang tanging babaeng gusto niyang buuan ng isang pamilya. Kay Camila lang niya nakikita ang sarili niya na masaya. Sa sandaling panahon na sila'y nagkasama, ay naramdaman agad niya ang pagmamahal niya rito. Kaya naman naniniwala siya sa kasabihang wala sa tagal ng pagkakakilala ang tibay ng pagmamahal. Sapagkat kay Camila niya iyon napatunayan. Kung kailangang dumaan pa siya sa panliligaw, para kay Camila ay gagawin niya ito. Isa lang ang sigurado siya. Sa oras ng pagsubok sa kanilang buhay ay hindi niya iiwanan si Camila. Sapagkat alam niya ang pakiramdam ng ganito. Ipaparamdam lagi niya kay Camila na palagi siyang nasa tabi nito. Hindi man siya kasing tapang ni Camila, pero handa naman siyang ipaglaban si Camila sa kanilang organisasyon. Mahal na mahal niya si Camila at walang magbabago roon. Kung may dapat siyang katakutan, ay iyon ang mawala sa kanya si Camila. Abangan sa susunod na kabanata ang mga kaganapan sa ating kwento. Atin pong tunghayan ang 12th kabanata ng ating kwento. Patakbong nilakad ni Camila ang daan patungo sa bahay ni Austin. Isang email ang natanggap niya mula sa organisasyon na ipinagtataka niya. Hindi nagpapadala ng code sa email ang Hunter X at hindi rin kabisado ni Camila ang ibig sabihin ng code na ito, kaya naman papunta siya kay Austin na siyang nakakaalam ng tungkol rito. Hindi na siya kumatok sa pinto ng bahay nito sapagkat monitor naman ni Austin kung sino ang pumapasok sa bahay niya. Nakita naman niyang nakaharap ito sa laptop niya. Austin, pwede ba kita maabala sandali? Sige Camila, ano yun at mukhang importante yata. Tungkol sa email na ito, ang organisasyon ang nagpadala nito sa akin. Himala yata at ipinapakita mo ngayon sa akin ang email mo. Akin na at titingnan ko. Wika ni Austin at iniabot naman niya rito ang cellphone niya. Tiningnan naman ito ni Austin. Isa nga itong code, ngunit tanging ang mga nasa kataas-taasan lamang ang nagpapadala ng ganitong uri ng code. Bakit meron ka nito? Takang tanong ni Austin. Nagulat naman si Camila. Bakit naman nga siya papadalhan ng kataas-taasan ng code na ganito? Saglit, susubukan kong alamin kung ano ang ibig sabihin ng code na ito. Wika ni Austin at mabilis na nagtipa sa keyboard. Ngunit makalipas ang mahigit isang oras
ay hindi pa rin lumalabas ang ibig sabihin nito. Malapit na silang sumuko nang biglang magsalta si Austin. Hindi ba't ang computer mo sa bahay ay nanggaling sa organisasyon? Oo, bakit? Tara sa bahay mo, sapagkat aabutin tayo ng dilim rito nang hindi natin nalalaman ang ibig sabihin nito. Sumang-ayo naman si Camila. Patayo na sila ni Austin nang bigla siyang makaramdam ng pagkahilo. Ayos ka lang ba, Camila? Nag-aalalang tanong ni Austin. Oo, Austin, ayos lang ako. Marahil ay masyado lang nababad ang aking mata sa computer mo, kaya ganito ang aking pakiramdam. Pero ayos lang ako, huwag mo ako alalahanin. Marahil nga, hindi ka kasi sanay na magtagal na nakatutok sa anumang gadget. Ako kasi ay sanay na, pero ganyan din ako nung una. Kailangan mo lang ipahinga ang mata mo. Sige, salamat Austin, halika na sa bahay. Anyaya ni Camila at sabay silang lumabas patungo sa bahay niya. Pagkarating sa bahay ay naririto ang apat, si Tyler, Violet, Blake at Sean. Ano, Camila, nakita niyo na ba ang ibig sabihin ng code na iyon? Tanong ni Violet sa kanya. Hindi pa, Violet, hindi makita sa computer ni Austin ang ibig sabihin ng code na ito, na siya namang nakakapagtaka, kaya itatry namin sa computer ko. Paliwanag naman ni Camila. Dumiretso na sila sa basement kung saan nakalagay ang mga computer niya. Sila lang ang tao sa basement sapagkat yung apat ay puro busy. Nagsimula nang magtipa sa keyboard si Austin at wala pang isang minuto ay lumabas na ang ibig sabihin nito. Manghang-mangha ang dalawa, maging si Austin na siyang pinakamatalino sa kanilang lahat pagdating sa mga computer ay namangha. Iisang paraan lang naman ang ginawa ko rito at sa aking computer, pero bakit agad na lumabas ito rito? Nagtatakang tanong ni Austin. Ngunit mas nagtaka sila sa ibig sabihin ng code na ito. Nakasaad rito ang petsa ng paglusob ni Gustavo laban sa kanila. Ito ang unang beses na nagbigay ng warning laban sa miyembro ng organisasyon ang kataas-taasan. Anong ibig sabihin nito? Kailan may hindi nagbigay ng maling impormasyon ang kataas-taasan? Ang ipinagtataka ko'y bakit ako nakatanggap ng code na nagsasaad ng petsa ng paglusob ni Gustavo? Kung tunay man ang petsa na ito, ay kailangan na nating pag-igihin palalo ang pag-iensayo ng ating mga tauhan. 3 linggo na lang ang natitirang araw natin bago tayo sugudin ni Gustavo. Lumabas na sila sa basement at umakyat papunta sa salas. May resulta na ba? Tanong ni Tyler. Mayroon na. Ang code na iyon ay naglalaman ng petsa ng paglusob ni Gustavo. Wika ni Camila na siyang nagpatigil sa ginagawa ng mga ito. Rumehistro ang gulat sa mukha ng mga ito. Kung ganun, ay kailangan na pala nating pakaigihan pa ang paghahanda. Wika ni Sean. Tama ka, Sean. Ngayon pang alam na natin ang petsa ng paglusob ni Gustavo, ay mas nakakalamang na tayo laban sa kanila. Ngunit may plano ako. Wika ni Camila. Hindi na natin hihintayin pa ang araw ng paglusob ni Gustavo. Susorpresahin na natin ito. Ang araw bago ang paglusob niya ay ang araw na siyang lulusob naman tayo. Marahil ay wala siyang kaalam-alam, nakikilos tayo sa araw na iyon. Sang-ayon ako diyan, Camila. Ngayon pa lang ay kailangan na nating abisuhan lahat ng tauhan natin, lalo't higit ang mga nasa ibang bansa. Wika naman ni Violet. Kaya ngayon ay inaatasan ko kayong pumunta sa headquarter upang bantayan ang pag-iensayo ng mga ito. Utos ni Camila sa mga ito. Eh ikaw, Camila, anong gagawin mo? Tanong naman sa kanya ni Tyler. Ipapahinga ko muna itong mata ko. Masyado kasi kaming nababad sa computer. Hindi naman ako sanay sa ganong bagay, kaya nakaramdam ako ng pagkaliyo kanina. Ayaw ko namang lumala pa ito, lalo pat nalalapit na ang araw ng pakikipaglaban natin kay Gustavo. Wika ni Camila kay Tyler. Gustuhin mang yakapin ni Tyler si Camila ay hindi maaari, lalo pat hindi lang sila ang tao rito. Nag-iingat rin sila na baka matuklasan sila, kaya casual na pakikisama ang ginagawa nila sa isa't isa upang hindi mahalata ng mga ito. Kung ganun, ay mauuna na ako sa'yo. May meeting akong kailangang attendan sa kumpanya ko sa Pangasinan. Babalik rin ako mamayang hapon.
Wika ni Tyler. Sasamahan na kita. Baka kung mapano ka pa dun, kailangan mo din ng iba yung pag-iingat. Wika naman ni Camila kay Tyler. Hindi na Camila, kaya ko na to. Magsasama na lang ako ng dalawang miyembro ng Task Apollo at itatawag ko rin naman agad sa iyo kung sakaling magka-aberya man. Magpahinga ka na lang muna. Kailangan mo yan dahil gabi-gabi kang nanghihina. Wika ni Tyler at talagang ipinagdiinan pa ang huli nitong sinabi. Ramdam ni Camila na namumula ang mukha niya sa kahihiyan. Ha? Bakit naman napapagod si Camila sa gabi? Takang tanong ni Austin. Ah, wala yun. Nagtetraining kasi kami nitong si Tyler kasi napakalampa. Eh alam mo na naman na malapit na lumusob si Gustavo kaya inihahanda ko na rin itong si Tyler. Wika naman ni Camila at nakita naman niya ang iritang mukha ni Tyler. Ah, ganun ba? Sumama ka na rin sa amin sa headquarter, Tyler. Kailangan mo marahil ng matinding pag-eensayo. Iyamot namang sumama si Tyler. Pupunta muna itong headquarter bago bumiyahe Papangasinan. Pagkaalis ng mga ito, ay pumasok na sa kwarto si Camila upang magpahinga. Ngunit hindi siya makatulog sapagkat parang may gusto siyang kainin. Subalit siya lang naman ang tao rito. Kaya no choice si Camila upang lumabas para bumili. Masama pa rin ang pakiramdam ni Camila. Subalit tila kailangan niya ang pagkain na iyon. Dumiretso siya sa supermarket upang doon bumili. Ngunit naikot na niya ang buong supermarket ay wala pa rin ang hinahanap niya. Gustong gusto niya kumain ng peach na prutas. Kaya naman, umalis na siya sa supermarket at pumunta sa palengke. Subalit wala pa rin. Nanlulumong umuwi sa bahay si Camila. Halos maiyak na si Camila. Naiinis naman siya sa kanyang sarili sapagkat ngayon lang siya nagkaganito. Hindi naman siya dati ganto kapag may gusto siyang kainin. Malapit nang tumulo ang luha niya nang maalala ang taong mahilig sa peach. Si Blake, may puno ito ng peach sa likod ng bahay nito at hindi ito nawawala ng stock sa ref nito. Kaya agad naman niyang tinawagan si Blake. Blake, nasa headquarter ka ba? Tanong ni Camila. Nasa bahay ako, Camila. Hindi ako makakapunta dun ngayon. Siguro mamaya pang pahapon. Bakit, Camila? Tanong ni Blake sa kanya. Blake, pwede ba akong pumunta diyan sa bahay mo? Nagtataka man, pero pumayag naman si Blake. At tila nanalo sa loto si Camila sa tuwa. Mabilis siyang nagpunta sa bahay ni Blake. Anong sadya mo rito, Camila? Tanong sa kanya ni Blake. May peach ka pa ba? Tanong ni Camila kay Blake. Oo, marami. Gusto mo ba? Tila isang batang tumango si Camila. Halika sa loob, ikukuha kita sa puno para fresh. Anyaya naman ni Blake. Ilang minuto lang ang ipinaghintay ni Camila kay Blake at maya-maya pa'y dumating na ito dala ang isang basket na naglalaman ng peach. Agad namang nagningning ang mata ni Camila sa nakita at agad na sinunggaban ang prutas. Halos maubos na ni Camila ang peach na nasa basket at kitang-kita niya ang pagtataka sa mukha ni Blake. Inalok naman niya ito, subalit tumanggi ito. Nang maubos ang peach at mabusog, ay nagpahinga lamang siya saglit at nagpaalam na kay Blake. Inihatid siya ni Blake sa kanila at papasok na sana siya sa loob ng bahay niya nang biglang magdilim ang kanyang paningin. Nagising si Camila sa klinik ng kanyang basement. Dahan-dahan siyang bumangon upang alamin kung bakit siya naririto. Nakita naman niya si Blake at tinawag ito. Napalingon naman si Blake. O Camila, buti naman at gising ka na. Blake, bakit ako naririto? Tanong ni Camila kay Blake. Bumuntong hininga muna si Blake bago nagsalita. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Buntis ka, Camila. Wika ni Blake na siyang ikinabingin niya sa narinig. Ano na kaya ang mangyayari ngayong buntis na si Camila? Malaman kaya ito ng organisasyon? Abangan sa susunod na kabanata. Atin pong tunghayan ang 13 kabanata ng ating kwento.
Maaari mo bang ulitin ang sinabi mo, Blake? Tanong ni Camila kay Blake. Camila, buntis ka. 2 linggo ka nang nagdadalang tao. Wika naman ni Blake. Hindi ako nagtataka kung paano nangyari yun, Camila. Dahil maaari niyong itago sa iba ang relasyon niyo ni Tyler. Pero sa amin, hindi niyo maiitago yun. Camila, nanggaling yata tayo sa iisang pinagtetrainingan noon. Kaya maaari niyong malinlang ang iba, pero kami ay hindi. Kaibigan ko kayong 2 at nasisiguro kong mahal niyo ang isa't isa. Kaya handa kaming ipagtanggol kayo sa organisasyon, maging sina Austin at Violet. Ang problema lang ay ngayong nagdadalang tao ka na. Malalaman at malalaman pihado yan ng organisasyon. Lalo na ngayon at may pinaghahandaan tayong labanan. Wika ni Blake. Tama ka, Blake. May relasyon nga kami ni Tyler. Ni hindi namin alam kung kailan at saan nag-umpisa ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Basta na lang namin to naramdaman. Handa naman kaming ipaglaban ito sa organisasyon kung sakaling man. Ngunit hindi ko kayang mawala rin sa mundong ito ang batang nasa sinapupunan ko. Dahil alam mo naman siguro ang mga nangyari sa tulad ng aming ganitong sitwasyon ay ngayon hindi na nabubuhay. Hindi ko gustong hindi man lang maranasan ang magiging anak namin na mabuhay. Naiiyak si Camila sa naiisip. Hindi niya kayang mawala rin sa mundong ito ang kanilang anak. Kailangang isa sa inyo ni Tyler ang magbitiw sa posisyon. At alam mo bang nung oras na manghingi ka sa akin ng pitch ay alam ko nang buntis ka? Ano? Paano mo naman nalaman? Takang tanong ni Camila. Camila, wala kang maloloko rito. Ikaw ang taong aayaw sa prutas na peach at nakakapagtakang bigla-bigla mo na lang ito nagustuhan. At doktor ako, Camila, hindi mo ako maloloko. Napatawa naman si Camila sa sinabi ni Blake. Pero sasabihin mo na ba kay Tyler? Tanong sa kanya ni Blake. Kailangan niyang malaman ang tungkol rito. Ngunit sa kabilang banda ay tiyak na pagbabawalan na niya ako magkikilos. Tiyak na sa labang ito ay hindi niya ako papayagang makialam. Parehas tama ang dahilan mo, Camila. Pero nasa iyo ang desisyon. Ano man ang maging desisyon mo'y irerespeto namin. Pagkatapos nilang mag-usap ni Blake ay umakyat na sila sa taas. Wala pa rito ang 4. Marahil ay nasa headquarter pa ang mga ito. Napaupo si Camila at napahawak sa kanyang tiyan. Ngayon lang nakaramdam ng takot sa sarili si Camila. May isang buhay na siyang inaalagaan sa kanyang tiyan. Ipinapangako ni Camila sa sarili na gagawin niya ang lahat upang hindi maranasan ng magiging anak nila ang nararanasan niya ngayon. Kung kailangan niyang isuko ang lahat ay gagawin niya ito. Walang material na bagay ang makakapantay sa pagmamahal niya sa magiging anak nila ni Tyler. At nasisiguro niyang magiging isang mabuting ama si Tyler. Alas 11 na ng gabi, ngunit wala pa rin si Tyler. Nag-aalala na si Camila. Ipinagdadasal niyang makakauwi ng ligtas si Tyler. Tinawagan na niyang lahat ang maaaring puntahan ni Tyler, ngunit wala raw ito. Sina Violet at Sean ay naghahanap na rin kay Tyler. Si Austin naman ay tinitingnan lahat ng CCTV footage sa Pangasinan. Kahit nanginginig na sa takot si Camila, ay pinipilit niyang pakalmahin ang sarili sapagkat inaalala niya ang kanilang magiging anak. Kanina pa siya tawag ng tawag kay Tyler, subalit cannot be reached ang telepono nito. Malapit na niyang i-order sa kanyang mga tauhan ang search and rescue operation para kay Tyler, nang biglang magring ang kanyang telepono. Tumatawag si Tyler. Pero bago niya ito sagutin, ay kanya munang inalerto si Austin upang ma-track ang lokasyon nito. Agad namang kumilos si Austin. Pagkasagot niya ng telepono, ay hindi kaagad nagsalita si Tyler. May nararamdamang kakaiba si Camila. Elizabeth, wika nang nasa kabilang linya at napaupo si Camila sa narinig. Si Gustavo. Tanging si Gustavo lamang ang tumatawag ng Elizabeth sa kanya. At isa lang ang ibig sabihin nito. Nasa mga kamay nito si Tyler. Anong kailangan mo sa akin? Wika ni Camila kay Gustavo. Sa ngayon, wala pa. Pero dito kay Mr. Tyler ay mayroon.
pakawalan mo Gustavo si Tyler. 5 taon ko hinintay, Elizabeth, ang pagkakataong ito. Sa tingin mo, gagawin ko ang bagay na iyon? Nagkakamali ka ng akala. Kung ganon, bakit ka tumawag sa akin? Gusto kong masaksihan mo ang pagpaslang ko kay Tyler upang malaman mo kung ano ang gagawin ko sa taong nasa unang ranggo. At pagkatapos ay iisa-isahin ko kayong lahat ng grupo mo. Alam kong nasa pangangalaga mo si Tyler, kaya alam kong gagawa ka ng paraan para makuha mo siya sa akin. Kung gusto mo pang makitang nabubuhay si Tyler, ay pumunta ka sa address na ibibigay ko sa iyo bukas ng hating gabi. Wika ni Gustavo at ibinaba na ang telepono. Nanlulumong napaupo naman si Camila. Kung di lang sana matigas ang ulo ni Tyler, ay hindi sana ito mapapahamak. Sinisisi rin niya ang kanyang sarili. Sapagkat nasa pangangalaga niya si Tyler, subalit pumalpak siya. Camila, nasa isang port ang lokasyon ng telepono ni Tyler. Tawag pansin sa kanya ni Austin. Napakunot naman si Camila sa narinig. Bakit ito nasa port? Takang tanong niya sa sarili niya. Ano ang pangalan ng port, Austin? Kaliyahan La Familia Port ang pangalan, Camila. Isang pribadong port na pagmamay-ari ng unang ranggo. Wika naman ni Austin. Kaliyahan La Familia Port. Kanila ito. Sa katunayan, ay sa kanyang kuya nakapangalan ito. Ngunit bakit naririto ito? Isang alaala ang pumasok sa isipan ni Camila. Dito binantaan ni Gustavo ang kanyang ina noon at dito rin ang unang beses na tinangka silang patayin ni Gustavo. At napagtanto niya ang dahilan kung bakit ito naririto. Gustong palabasin ni Gustavo na ang kanyang ama ang magiging may kagagawa ng pagpaslang kay Tyler. Akala yata ni Gustavo ay maiisahan siya nito. Napaumi si Camila. Dapat lang na maghanda bukas ng gabi si Gustavo. Sapagkat pinuntirya nito ang lahat ng mahalaga sa kanya. Alaala ng kanyang yumaong kapatid at ina at ang pinakamamahal niyang si Tyler. Kung nais ni Gustavo ng gera, ay malugod niyang ibibigay ito. Dahil para kay Camila, ipinangako niya sa sariling kundi man niya na iligtas ang kanyang ina at kuya noon, ay siya naman ang gagawa ng paraan ngayon upang mailigtas ang mahal niya sa buhay. Bumaba na siya sa basement upang magbigay ng planong gagawin nila para sa paglusob bukas. Namimiss na rin ni Camila ang ganto. At ngayon ngay ang huling pinakamalakas na kalaban na ang kanyang magiging katunggali. Malakas ang pananalig ni Camila sa kanyang mga tauhan. Nakaharap siya ngayon sa mga naglalakihang computer sa harapan niya. Kailangan na niyang maiposisyon ang kanyang mga tauhan ngayon. 100 mga tauhan niya ang inatasa niya pumalibot sa bahay na tinutuluyan ni Gustavo. Tiyak na wala nang matitira sa bahay ni Gustavo bukas kundi ang iilan na lamang na kanyang mga tauhan. At gusto niyang pagkatapos ng labanan ay mawasak ang bahay nito. Hindi sa port magaganap ang labanan, kundi sa isang abandonadong building. Iilang tauhan lang niya ang makikita sa labanan, sapagkat poprotektahan ito ng mga nakatagong sniper. May 1,000 sniper ang nakatago ilang metro ang layo mula sa abandonadong building. Inatasan rin niya ang ilan niyang tauhan na saraduhan lahat ng exit na pwedeng gamitin ni Gustavo sa kaniyang pagtakas. Maging lahat ng secret passageways. At dahil sa advance ng mga gadget ni Austin, ay naiprogram nitong lahat ang sasakyan ni Gustavo maging ang sa mga tauhan nito na tumigil anumang oras niya naisin. Wala siyang tauhang makikita sa port pagpunta niya roon. Ngunit nakaposisyon ang submarine niya sa ilalim. At 1,000 mga sundalong pandagat na tauhan niya ang nasa ilalim ng dagat na hindi matatrack ni Gustavo. Lahat ng puno na madadaanan ni na Gustavo ay may mga nakatagong tauhan niya. Ilan pa lamang ito sa paghahandang ginawa ni Camila. 10,000 tauhan niya ang naka-standby at naghihintay sa go signal niya. Si Violet naman at ang Task Apollo ang siyang lulusob sa abandonadong building na iyon at sila ay babakapan ng mga nakatagong sniper. At siya na ang bahala kay Gustavo. Proud na nakamasid si Camila sa mga tauhan niya.
Handang ibuwis ng mga ito ang kani-kanilang mga buhay alang-alang sa kapayapaan ng organisasyon. At naghihintay sila para bukas upang magkaalaman na kung kaninong panig ang mananalo. Tunghayan sa susunod na kabanata ang madugong labanan ng kampo ni Camila laban kay Gustavo at ang nalalapit na pagtatapos ng ating kwento. Atin pong tunghayan ang 14 na kabanata ng ating kwento. Ang lahat ay naghahanda para sa laban ang magaganap sa pagitan ng kampo ni Camila at Gustavo. Nagsisimula ng kainin ng dilim ang liwanag, hudyat na nalalapit na maganap ang digmaan. Ang lahat ay nakaantabay sa kani-kanilang posisyon at nag-aalay ng maikling panalangin upang bigyan sila ng gabay ng nasa itaas. Ang lahat ay may determinasyong ibuwis ang kanilang buhay kapalit ng kapayapaan. Si Camila ay nasa basement kasama si Austin. Si Violet ay nakaposisyon na kasama ang Task Apollo. Sila ang unang lulusob sa abandonadong building. Si Sean ay kasama ng 100,000 mga sundalo na naghihintay ng hudyat para sa kanilang pagkilos. At si Blake naman ay nasa headquarter upang agarang maggamot sa mga magiging sugatang sundalo sa labanang ito. Bawat kilos at galaw ay nakamonitor sa computer ni Camila. Kung hindi lang sana siya nagdadalang tao, ay kasama siyang tiyak ng mga ito. Patuloy na nagdidilim ang kapaligiran at ang lahat ay tahimik. Si Austin naman ay pilit na hinahak ang system ng kampo ni Gustavo. Masuring binabantayan ni Camila ang bawat galaw ng mga ito. Agad niyang tinawagan si Violet. Violet, nakaposisyon na ba kayong lahat? Oo Camila, go signal mo na lang ang hinihintay namin. Mabuti, kumikilos na ang mga tauhan ni Gustavo. Mag-iingat kayo. Naghihintay lang ako ng tamang tiyempo. Pagkatapos sabihin yun, ay muling itinoon niya ang kanyang atensyon sa computer. Nakita niyang kakaunting tauhan lamang ni Gustavo ang nakapalibot sa abandonadong building. At dahil sanay na si Camila sa ganito, ay alam niya ang trick na ginawa ni Gustavo. Agad niyang inalerto si Austin. Austin, nararamdaman kong may nakatanim na bomba sa palibot ng building na ito. Napakaraming tauhan ni Gustavo, kaya nakakapagtakang wala pa sa 20 ang tauhang nasa labas. Talagang nandadaya pa rin si Gustavo. Agad namang minonitor ni Austin ang labas ng building na iyon, sapagkat inaalala niya ang buhay ng lahat ng naroroon, lalo't higit kay Violet. Tama ka Camila, mayroon nga, 50 bomba ang nakatanim dito. Agad naman niyang tinawagan si Violet. Violet, change plan tayo. May 50 bomba ang nakatanim sa paligid ng lugar na yan. Grupo ni Sean ang una nating papakilusin upang i-disarm ang mga bomba. Backupan nyo ang grupo ni Sean at poprotektahan naman kayo ng mga sniper. Pagkasabi nun, ay agad niyang tinawagan si Sean. Change plan tayo, Sean. May nakatanim na bomba sa paligid ng building. Kailangan ko ng 50 tauhan mo kabilang ka na sa pagdi-disarm ng bomba. Kailangang walang yabag ang maririnig sa inyo upang hindi maalerto ang kampo ni Gustavo. Masusunod Camila. Agad naman kumilos ang tauhan ni Sean. 10 metro ang layo ng bomba sa building. Kaya naman, magagawa nila itong i-disarm nang hindi nalalaman ng kalaban. Subalit may tao sa itaas ng building at tiyak na makikita ang mga ito. Tinawagan niya si Sean. Sean, may tao sa itaas. Huwag kayo gagamit ng flashlight. Gamitin nyo ang night vision ng salamin nyo. Maya-maya pa ngay, nakaposisyon na ang grupo ni Sean upang mag-disarm ng bomba. Maingat ang bawat kilos ng mga ito. Inalerto naman niya si Violet upang ihanda ang kanilang mga sarili kung sakaling magsimula ng kumilos ang tauhan ni Gustavo. Makalipas ang higit na 10 minuto, ay matagumpay nilang na-disarm ang bomba. Kinolekta ito ni Sean at muling aayusin upang itanim naman sa kalaban. At dahil wala na ang bomba, ay maaari na siyang magbigay ng go signal. Ngunit tila yata alam na ng kampo ni Gustavo na wala na ang bomba, sapagkat nagsisimula ng maglabasan ang napakaraming tauhan nito. Agad niyang inalerto ang lahat. Position.
Ang lahat ay sabay-sabay na ipinosisyon ang kanilang sarili at armas. Nagsisimula ng kumilos ang mga tauhan ni Gustavo. Aim. Ang lahat ay ikinasa ang kani-kanilang mga baril. Naglalabasa na ang tauhan ni Gustavo at handa ng pumosisyon. At bago pa maikasa ng mga ito ang kani-kanilang mga baril, ay mabilis niyang binigkas ang salitang fire. At ang lahat ay nagpaputok na ng kani-kanilang mga baril. Mas marami ang nasa ibaba kaysa nasa itaas, kaya ipinag-utos niya sa ilang mga sniper na puntiriyahin nito ang mga nasa itaas. Patuloy na nagpapalitan ng putok ng baril ang bawat kampo. Sina Violet ay patuloy na nakikipaglaban habang kumikilos pa loob kasama ang Task Apollo. Ilan sa mga tauhan niya ay nagtatamo na ng mga tama ng baril, ngunit patuloy na nakikipaglaban. Talagang makikita mo ang determinasyon sa kanilang mga mukha. At matagumpay na nakapasok sa loob sina Violet. Agad na nagtago ang mga ito upang mag-reload ng baril. At habang nagre-reload ng baril, ay biglang naglabasan ang napakaraming tauhan ni Gustavo, kaya naman ipinag-utos niya ang stay-in position kay na Violet. Sapagkat sarami ng mga ito, ay tiyak na hindi makakalabas ng buhay sina Violet. Ramdam niya ang pag-aalala ni Austin para sa kaligtasan ni Violet. Hinintay muna nilang makalabas ang tauhan ni Gustavo upang ang mga sniper na ang bahala rito at doon magiging patas ang laban. Sarami ng sniper na nakatago sa labas ay tiyak na walang laban ang mga ito kahit pa napakarami ng mga ito. Habang abala sa pagbibigay ng utos sa kaniyang mga tauhan, ay biglang may dumating na isang text message na naglalaman ng isang address. Nagulat siya nang mabasa ang address. Nakalagay rito ang address ng dating bahay nila. Ang address ng bahay nila at ng port ay iisa. At dahil nga aayaw ni Gustavo na may malalaman na kasama siya, ay siya lang mag-isa ang pupunta rito. Walang choice si Camila kundi iwan sa pangangalaga ni Austin ang pagbibigay ng utos sa kanyang tauhan. Inihanda ni Camila ang sarili. Alam niyang hindi siya makakapasok ng may dalang armas sapagkat hindi ito hahayaan ni Gustavo. Kaya naman, hindi na siya nag-abala pang magdala. Palabas na sana siya nang magsalita si Austin. Mag-iingat ka, Camila. Wika nito. Hindi alam ni Austin na nagdadalang tao siya. Tumango na lang siya saka patuloy na lumabas ng bahay. Sumakay siya sa kaniyang kotse at pinaandar yun. Habang binabaybay ang papalapit na daan papunta sa bahay nila, ay nananariwang muli ang mga alaala niya rito. Umalis siya dito upang makalimot sa sakit sa pagkawala ng kaniyang dalawang mahal sa buhay. Ngayon naman, nagbalik siya upang iligtas ang mahal niya. Ang lugar na ito ay napapalibutan ng tauhan ni Gustavo. Diretso lang siyang naglalakad hanggang sa makarating sa harapan ng pintuan. Pinagbuksan naman siya ng tauhan ni Gustavo. Pagkapasok niya ay nakita niya sa gitna si Tyler na nakaupo sa isang upuan at nakatali. Agad namang nagpupumigla si Tyler nang makita siya nito. At may mga sugat rin ito. Marahil ay nagpupumigla si Tyler noon bago siya tuluyang makuha ni Gustavo. Ikinuyom ni Camila ang kanyang kamao. Nagsisimulang umapaw ang galit sa kanyang kalooban. Ngunit wala naman siyang magagawa kung magagalit siya. Hindi niya maaaring daanin sa dahas ang labanang ito sa oras na ito sapagkat inaalala niya ang kaligtasan ng magiging anak nila ni Tyler. Sakto namang nababa na sa hagdan si Gustavo nang makita siya. Well, well, well. Nandito na pala ang pinakamamahal kong pamangkin. Bungad sa kanya ni Gustavo. Nagulat naman si Camila sa sinabi nito. Kung ganun, ay alam na pala nito. Sa tingin mo ba hindi ko matutuklasan ang lihim nyo? Hindi ako tanga, Camila. Nabasta nyo na lang, malilin lang. Naririto na ako. Pakawalan mo na si Tyler. Tumawa naman ng malakas si Gustavo. Pakakawalan ko naman talaga siya. Pagpatay na nga lang siya. At syempre, kung patay na ang nasa ikalawang ranggo, isusunod ko naman ang papalit sa unang ranggo, na walang iba kundi ikaw. Wika ni Gustavo at kitang-kita niya ang gulat at pagtataka sa mukha ni Tyler. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Tyler kay Gustavo. Mukhang wala yatang kaalam-alam itong si Tyler.
At dahil naririto na naman kayong lahat, ay ako na ang bahalang magkwento sa iyo. Hindi lang isang personal bodyguard itong si Camila. Isa siyang secret agent ng organisasyon. Siguro na may alam mo ang pagkakaiba ng basta agent lang sa isang secret agent. Hindi totoong pinababantayan ka lang sa kanya ng iyong ama. Sadyang layunin ni Camila na protektahan ka, sapagkat alam niyang isusunod kita sa mga napatay ko na. At isa pa, hindi lang basta secret agent si Camila. Siguro naman ay kilala mo si Philip Kalyahan. Tanong ni Gustavo kay Tyler. Oo, siya ang nasa unang ranggo. Ano namang mayroon doon? Takang tanong ni Tyler. Si Camila lang naman ang anak ni Philip Kalyahan. Ano? Camila, totoo ba ito? Hindi naman makapagsalita si Camila. Siguro ngay mali na inilihim niya ang katauhan niya kay Tyler. Ngunit wala na siyang magagawa. Nangyari na ang dapat mangyari. Nalaman na rin ito ang katotohanan. Kaya wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang aminin na lamang ang katotohanan. Tama siya, Tyler. Kung ganon, ay bakit mo ito inilihim sa akin? Tyler, may batas ang organisasyon. Hindi ko pwedeng isiwalat ang buo kong pagkatao. Kung may pagkakataon lang sana ako para sabihin sa iyo, ay matagal ko na sanang nagawa yun. At mahal kita, Tyler. Kung maaari ko lang sabihin sa iyo ang tunay kong pagkatao, ay ginawa ko na. Ngunit hindi maaari. Magsasalita pa sana si Tyler nang bigla silang makarinig ng putok ng baril. Si Gustavo, may hawak itong baril. Ano, magdadramahan na lang kayo dyan? Pwede nyo naman mamaya na lang gawin yan, pag nasa langit na nga lang kayo. Wika ni Gustavo. Ano bang gusto mo, Gustavo? Simple lang ang mawala kayo at maging ako ang nasa unang ranggo. Sa tingin mo, papayag akong mangyari yun? Hindi, kaya nga ako na ang gagawa ng paraan. At ayaw ko nang magpaligoy-ligoy pa. Magpaalam na kayo sa isa't isa. Wika ni Gustavo at ikinasa ang baril at itinapat sa kanila. At akmang kakalabitin na ito nang makarinig sila ng putukan sa labas at naagaw nito ang atensyon ni Gustavo. Kaya naman, mabilis na kumilos si Camila at inagaw ang baril kay Gustavo. Matagumpay na naagaw ni Camila ang baril at itinapon iyon malayo sa kanila. At hinabol naman iyon ni Gustavo. Kaya naman, nagkaroon ng pagkakataon si Camila na kalaga ng tali si Tyler. Kinuha niya ang dala niyang maliit na kutsilyo, ngunit dahil sa kaba at pangangatal ng kamay ay nalaglag ito. Kaya naman, mabilis na umalis si Camila upang kunin yun. Nang makita niyang malapit na sa baril si Gustavo, at dahil naikasa na ito, ay bigla ni Gustavo itong itinutok kay Tyler. At hindi na nagdalawang isip pa si Camila. Mabilis siyang tumakbo patungo sa direksyon ni Tyler. Sabay kalabit naman ang baril ni Gustavo. At kay Camila, ito tumama. Kita niya ang pagkagulat sa mukha ni Tyler. Ngumiti na lang siya upang sabihing ayos lang siya. Sa dibdib tinamaan si Camila. Hindi siya mahawakan ni Tyler sapagkat nakatali pa rin ito. Kakalabitin pa sanang muli ni Gustavo ang baril nang biglang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril at tumama ito kay Gustavo. At sinundan pa ito ng marami pang putok at lahat ay sa katawan ni Gustavo tumama. At bago pa tuluyang magdilim ang paningin ni Camila, ay dalawang mukhang matagal na niyang gusto makita ang kanyang nakita. Walang iba kundi ang kanyang ina at kuya. At saka tuluyang ipinikit ni Camila ang kanyang mga mata. Halos mawala na sa sarili si Tyler sa pagpupumigla sa upuan. Mabilis siyang kinalaga ng tali ng tauhang kasama ng isang babae at lalaki. Agad niyang nilapitan ang walang malay na si Camila at dali-dali itong niyakap. Umiiyak si Tyler habang niyayakap si Camila. Hindi niya kayang mawala sa kanyang buhay si Camila. Maya-maya ay may tumapik sa kanyang balikat. At nang tingnan niya ito, ay nakita niya ang isang babaeng medyo may katandaan na ngunit maayos pa rin ang pangangatawan at kamukhang kamukha ni Camila. Iho, dadalhin na namin si Camila sa ospital. Magtiwala ka lang kay Camila, Iho. Simpleng tama lang yan para sa kanya. Nakangiting sabi sa kanya ng ginang na ipinagtataka niya. Tila kilalang kilala nito si Camila. Hinagod niya ng tingin ang ginang nang makita ang baril na hawak nito. Rumehestro ang gulat sa mukha ni Tyler.
Ang baril na hawak nito ay tanging ang kataas-taasan lamang ang nagmamay-ari. Ibig bang sabihin ay ito ang kataas-taasan? Atin pong tunghayan ang pagwawakas ng ating kwento sa susunod na kabanata. Atin pong tunghayan ang huling kabanata ng ating kwento. Nasa isang flower shop si Tyler upang bumili ng bulaklak. Dadalaw siya ngayon sa sementeryo para sa kamatayan ng isa sa pinakamahalagang tao sa buhay niya. Habang nagmamaneho, ay naaalala niya ang mga masasayang araw nila habang ito ay nabubuhay pa. Kung hindi lang sana ito nagbuwis ng kanyang buhay, ay masaya sana sila ngayong nagkukulitan. Laking pagsisisi ni Tyler nang hindi niya halos mapagtuunan ito ng atensyon. Ni hindi na sila gaanong nag-uusap. Nang makarating siya sa sementeryo, ay bumaba na siya ng sasakyan upang dalhin na ang bulaklak na binili niya. Nang makarating sa puntod nito, ay ibinaba niya ang bulaklak at nag-alay ng munting dasal. Ipinagdadasal niyang sana ay masaya na ito kung nasan man ito ngayon. Habang nakatingin sa puntod nito, ay biglang tumunog ang kanyang telepono. May tumatawag sa kanya, at nang sagutin niya ito, ay pagalit itong nagsalita. Mukhang kailangan na niya umuwi. Kaya naman, nagpaalam muna siya rito bago umalis. Sige na Rustom, aalis na muna ako. Hindi kasi ako nagpaalam kay Camila. Nakangiting paalam ni Tyler sa namayapang kaibigan. Habang nagmamaneho pa uwi, ay naalala niya ang mga nangyari noon. Isa pala si Rustom sa mga naunang sumugod sa abandonadong building kasabay ni na Violet. Ngunit sa di inaasahang pangyayari ay hindi ito alam ni Violet. At sa kasagsagan ng pakikipaglaban, ay biglang may bumaril sa direksyon ni Violet. Agad namang naalarma si Rustom at hindi na nagdalawang isip pa na saluhin ang bala para kay Violet. Lingid sa kaalaman ni Violet ay may lihim palang pagtingin sa kanya si Rustom. Tila gumuho ang mundo ni Tyler nung nawala si Rustom. Ni hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na patawarin si Rustom. Ngunit nag-iwan ng sulat si Rustom na nagsasabing huwag na pakaisipin pa ni Tyler ang nangyari sa kanilang dalawa sapagkat magiging masaya siya kung saan man siya magpunta. Pagkarating sa bahay, ay nakita niya ang asawa niyang natutulog sa sofa. Kitang-kita niya ang pagod sa mukha ni Camila. Hinagka niya ito at nagising naman ito. Saan ka ba nang galing? Tanong sa kanya ni Camila. Dumalaw lang ako kay Rustom. Hindi ba't ngayon ang ika-anim na taon ng kanyang kamatayan? Kaya dumaan muna ako sa sementeryo bago dumaretso dito sa bahay. Bakit naman hindi ka nagsabi? Sana nasamahan ka namin ng mga bata para nadalaw nila ang tito nila. Sige, bukas sasamahan ko kayo ng mga bata. Nga pala, nasaan na nga pala sila? Nasa taas natutulog, napagod yata kakalaro. Napangiti naman si Tyler. At bumalik ang alaala niya noong tinamaan ng baril si Camila. Akala niya ay katapusan na ng mundo niya, subalit pinalakas ng ina ni Camila ang loob niya. At nang magising nga ito, ay tila walang nangyari sa kanya. At habang nung panahong nasa operating room pa ito at lumabas na ang doktor matapos ang ilang oras na operasyon, ay malugod nitong ibinalita sa kanila na maayos na ang kalagayan ni Camila at tila nabunutan naman ng tinik si Tyler. At ang sunod nitong sinabi ang naging dahilan kung bakit siya nawala ng malay. Sinabi nitong ligtas na rin ang anak nila ni Camila. At nang magising si Camila ay agad niyang itinanong rito ang dahilan kung bakit nito inilihim sa kanya ang pagdadalang tao nito. Sinabi naman nito ang dahilan niya na tinanggap na rin naman niya. At ang kinaiyamutan niya ang malaman na may alam pala tungkol rito ang siraulong si Blake. Ni hindi man lang sinabi sa kanya nang walang hiyang yun. At gaya niya, ay wala rin kaalam-alam si na Austin. At lahat sila ay napatigil nang biglang pumasok ang isang ginang na may kasamang lalaki na wari niya ay mas matanda lang sa kanya ng ilang taon.
At dito ay unang beses niyang nasaksihan ang pagpatak ng mga luha ni Camila. Buhay ang ina at kuya nito. At alam ito ng ama ni Camila. Ngunit inilihim lamang sa lahat upang maiiwas na sa kapahamakan ang kanilang buhay. Walang nakakaalam na siya ang pinuno ng organisasyon maliban sa dating kataas-taasan, ama ni Camila at kay Carlos. Tama si Camila ng hinala nung mga sandaling nabangga niya ang kanyang kuya. Minamatyagan siya ng kanyang kuya upang masigurong walang kapahamakan ang mangyayari kay Camila. At ang kanyang ina naman ang nagbibigay ng lahat ng misyon sa kanilang lahat. Ito rin ang nagbigay ng code kay Camila. At ngayon ay wala na si Gustavo. Namatay ito sa araw ng labanan. Kaya maaari ng matahimik ang kani-kanilang mga buhay. Si Gustavo ay kapatid ng ina ni Camila, subalit isa itong ampon. Kaya naman, alam nito ang buong pangalan ni Camila. At malaki rin ang galit at inggit nito sa ina ni Camila. Lahat ng mga ninakaw ni Gustavo ay napabalik sa mga nagmamay-ari. At ang perang naiwan nito ay ipinampagawa nila ng isang malaking village na naglalaman ng maraming mga bahay para sa mga kapuspalad. At dito rin niya nalaman na ang matalik niyang kaibigan nung sila ay mga bata pa ay walang iba kundi si Camila. Hindi niya alam ang palayaw nito, kaya naman Elise ang tawag niya rito kasi naman nabubulol siya sa tuwing binabanggit niya ang pangalang Carmine Elizabeth. Hindi siya nagalit nung malamang isa pa lang secret agent si Camila. Proud pa nga si Tyler. Sapagkat bihira sa babae ang ganito ang trabaho at naniniwala siya sa kakayahan ni Camila. Natakot si Tyler na baka magalit sa kanya ang ina ni Camila sapagkat alam niyang bawal sa kanilang organisasyon ang umibig sa kasapi rito. Ngunit isang ngiti lang ang isinagot nito sa kanya. At isang araw, isang malaking anunsyo ang ginawa ng ginang. Binubura na niya sa batas ang pagbabawal sa pag-iibigan ng mga kasapi ng organisasyon. At ang lahat ay nagdiwang, lalo't higit sina Austin at Violet. At matapos magretiro ng ama ni Camila sa unang posisyon, ay pinalta na ito ni Camila. Hindi makapaniwala si Tyler na ang mapapangasawa niya ay higit na mas mayaman at makapangyarihan kaysa sa kanya. At masaya siya para roon. At bago pa makapanganak si Camila, ay nagpakasal na muna sila. Pinaka ang grandeng kasalan ang kanilang kasal sa organisasyon. Sapagkat nag-isang dibdib ang nasa una at pangalawang ranggo. At ngayon ngay 6 na taon na silang namumuhay bilang mag-asawa at biniyayaan pa sila ng isang kambal na lalaki at kambal rin na babae na nagngangalang Tristan, Trevor, Celine at Courtney. Kaya naman, talagang nahihirapan silang mag-alaga sa mga ito sapagkat ubod ng kulit ang mga ito. Pero masaya naman sila. Ang pangarap ni Tyler na makasama habang buhay si Camila ay naganap na. Hindi isinuko ni Camila ang kanyang ranggo sapagkat aayaw ito ni Tyler. Gusto ni Tyler ay parte pa rin ito ng organisasyon at alam naman niyang magiging isang mahusay na leader si Camila. Masasabi ni Tyler na siya na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo sapagkat lahat ng panalangin niya'y natupad na ngayon. At ngayon ngay may sari-sarili na silang pamilya ngayon. Sina Austin at Violet ay mayroon na ngayong triplets at masaya nang nagsasama sa Hawaii, ang lugar kung saan nakatira si Violet. Si Sean naman ay may asawa na rin, isang nagmamay-ari ng pagawaan ng mga armas ang napangasawa niya na nagmula sa bansang Russia at naninirahan na sila ngayon sa Russia at mayroon na ring 2 anak na babae. At si Blake naman ay masaya na ngayon sa piling ng asawa niyang isang doktor na nakasama niya sa isang operasyon, isa itong OB. At ngayon ay mayroon na silang 4 na anak na lalaki at ngayon ay buntis na muli si Amanda at nananalangin silang sana'y babae na ito ngayon. 2 o 3 beses silang nagkikita-kita at muling nagsasama-sama sa Pilipinas
upang magbanding kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Iyon ang kanilang paraan upang mabuo muli ang kanilang samahan. At sa tuwing sila'y nagkakasama-sama, ay naaalala nila ang mga panahong sila'y sinusubok at pinapatibay ang kanilang loob. Sa lahat ng labanan, ay sila'y magkakasama at hindi nila iniiwan ang isa't isa. Palagi silang nagdadamayan sa tuwing may problema ang kung sino man sa kanila. Hindi nila nakakalimutang kamustahin ang bawat isa. Lahat sila ay parte pa rin ng organisasyon at patuloy na nakakatanggap ng mga misyon. Sapagkat nanumpa silang kailan may hindi nila tatalikuran ang organisasyong humubog sa kanilang mga pagkatao. Niyakap ni Tyler si Camila. Sa ikli ng panahong sila'y nagsasama, ay kaagad na nahulog ang loob niya rito kahit pa napakamaldita nito. Ngunit alam niya kung gaano kabuti ang kalooban nito. Mapalad siya sapagkat iniibig rin siya nito. Talagang tunay nga ang kasabihang everything happens for a reason. Sapagkat sila'y nagkawalay nung mga bata pa sila at ngayon muling pinagtagpo para sa isang misyon. At pareha silang kailan may hindi umibig sa iba. At hindi akalain ni Tyler na nahulog ang loob niya sa isang secret agent. Dahil sabi nga nila, love moves in mysterious ways. Gaano man kabigat ang pagsubok na dumating sa ating buhay, ay huwag tayong magpapatalo. Sapagkat may mga magagandang bagay na naghihintay sa atin na mangyari. At dito, mapapatunayan natin na ang taong nakalaan para sa atin, minsan ay minsan na pala nating nakasalamuha. At dito na po nagtatapos ang ating istorya. Walang hanggang pasasalamat po ang alay namin sa inyo sa pagsuporta ninyo sa bawat kabanata ng pag-iibigan ni na Camila at Tyler. Naway patuloy niyo pong abangan ang bawat kwentong aking ibabahagi sa inyo. Maraming salamat po!